Ever since I started the podcast, I've always wanted to have a compilation of stories specific to one topic. But of course, given the nature of first-hand experiences, compiling them took quite some time. Although I have personally not attempted to climb a mountain, I have done the normal treks into forests and hills. And every time I do these, my imagination wanders to the different things that you might encounter on a hike. What we have here in this episode is a compilation of stories from different people of the experiences they've had and heard of while climbing different mountains in the Philippines. As our first guest points out, we chose to remove the names of the mountain in the interest of deterring ghost hunters and the like from making a sport out of it. If you are a mountaineer or plan to be one day, please take the time to listen to the stories and absorb all the lessons that come with them. Enjoy. Meron kaming kasama sa grupo ng na-interview na namin dati na napag-usapan niya. Sabi niya, alam mo nyo, nasa isang group ako ng mga mountaineer. Tapos nagsimula sila magkwentuhan tungkol sa ano, tungkol sa mga experience nila sa bundok. Inask ko siya, sabi ko, si JJ yon. Sabi ko, JJ, baka pwede mo tanong kung willing silang mag-guest at magkwento sa atin. So, Mark, baka gusto mo simulan kung ano ba yung earliest na experience mo sa ganyan? Simula ba nung, oo, sige. Oo, sige. Bali kasi, background lang. Nag-start ako ng mountaineering way back 2008. So, yung mga paranormal encounters is na-experience ko by 2012. Dun siguro ako naka-start ng encounters. Mm. Anong bundok? Ayaw sana sabihin yung bundok para protektahan yung sige, lugar. Sige. Correct. Lang. Tama ka doon. Sige. Pero isa siyang bundok sa ano, sa Batangas. So, meron akong ginaguide ng mga kasama ko rito sa work dati. So, yun, umakyat kami ng gabi, which is trip lang kasi mahilig kaming umakyat talaga ng night trek. So, less pagod, less init. Ang nangyari sa amin is, pagdating namin sa kubo, so may pahingahan, before final assault, papunta sa summit, may kubo. So tumambay kami doon, nagkape, malakas yung ulan. So ang nangyari is, papanik na kami. So after namin magkape, umakyat na kami. So normal lang lahat, as usual. Tapos, ang lagi ko kasing trabaho sa group namin is ako yung sweeper. So ako yung pinakahuli sa linya. Walang mahuhuli sa akin. So, pakit na kami. Kalagitnaan na kami ng assault. Yung isa kong kasama, bigla siyang naghubad ng jacket. Ganyan. Tanggalin ko na yung jacket ko, nainitan daw siya. So, paghubad niya ng jacket niya, napansin niya, wala siyang dalambag. So, kulit kami. Paano ko? Well, sabi niya, wala akong dalambag. Ba't ganun? Nawawala raw yung bag niya. So, naiwan niya raw sa baba. Sabi ko, paano hindi mo naramdaman agad? Kasi ano, eh, siyempre ako babalik, ako yung pinakahuli. So, yun yung kasama sa trabaho namin. So, sa pan, hindi mo naramdaman agad. So, hindi, may dala talaga akong bag, sir. Sabi niya ganun sa akin. Ang bigat, dala-dala ko yung bag ko. Sabi niya, may, yun nga, mabigat nga raw, feeling ng may bag na nakasuot sa kanya. So, which is common nga daw doon, sabi nung bantay sa kubo, which is may sumasampa raw talaga sa likod. So, yun. So, namalig na siya. Wala naman ako nakita sa kanya, which is normal. Di ko rin napansin na wala siyang dalambag in the first place. So, yun na yung weird na experience na naranasan namin doon. Sabi namin, okay, so balik. Tapos yun nga, napagkwentohan namin pagbaba kay tatay sa may kubo. Sabi niya, namalig nung araw. Kasi may sumasampa raw sa likod. So, yun. Agay yung pala yung feeling na mamalig na siya. First hand experience ko, though hindi man sa akin nangyari, which is weird. Pero andun pa rin yung encounter namin na nasampahan siya sa likod. Pero pagbaba nyo, nandun nga sa baba yung bag niya? Binalikan ko, nandun sa baba yung bag niya. Kung saan niya iniwan pag-rest namin. Kasi final rest na yun eh. Dahil after nun, assault na kami. So tarik na talaga. So yun, pagbalik ko dun, binaba ko siya ng gabi din. Nung mismong nalaman niyang wala siyang bag. Andun siya as is kung saan niya iniwan. Pero pinagpipilitan niya, sabi niya, sir, may dala akong bag, ramdam ko yung bigat ng bag ko. Sabi niya, imposibleng hindi ko alam na may bag ako kasi ang bigat eh, dala ko eh.
kami nga. Yun, which is kinonfirm nga nung may-ari ng kubo. Weird lang. Oo. So sa bundok na yun, meron ka pa bang ibang na ano? Sa ibang bundok, which is same din, sa Batangas din, meron naman kasama kaming ginaguide from school. So, isang grupo sila sa school. Ito yung mga nanliligaw, kung napapansin nyo. Kung may naririnig na kayong ano, ganitong kwento, which is na-encounter talaga namin siya. So, veteran yung kasama ko. Dalawa kaming veteran na nandun. Yung kasama kong nagli-lead is mas matagal na sa akin umakayat. So, siguro ahead siya sa akin ng 5 years umakayat. Okay. Yung bundok na yon is kabisado niya, like the back of his hand. Yes. Kahit nakatikit siya, kaya niya akyatin. Yes. Nangyari sa amin yon hapon, umakyat kami. Tataka kami, paikot kami ng paikot-ikot lang kami. Wala kami napupuntahan. So, sir, alam mo to ha, ba't paikot-ikot lang tayo? Yes. Ikot siya ng ikot. Ikot ng ikot. Hanggang sa ending, nag-emergency camp kami sa may gabihan. Mm-hmm. Ito yung pinaka-creepy na napahangin. Hanggang yun, habang kinakwento ko sa'yo, nag-goosebumps ako. So, yun. Nag-emergency camp kami sa gabihan. Tapos, kinabukasan, pinroceed namin yung akyat. So, hanggang narating namin yung summit, nakababa kami, tsaka lang namin napagkwentuhan. Ang rule kasi namin is, hindi kami magkukwento ng ganun para maiwasang matakot yung mga kasama namin. Mm-hmm. So, sa baba namin siya pinagkukwentuhan talaga. Ang kwento nung lead namin is, meron siyang nakikita ng dalawang taong nakapute na palipat-lipat ng pwesto. Palipat ng pwesto. Ginagawa niya, iniiwasan niya. So, okay. Naliligaw kami ng nawawala kami ng daan. So, iiwasan niya yung taong nakapute. So, dalawa rin. Yung taong nakapute, nasa harap, malayo sa harap niya, parang ganun. Within vision, makikita okay, niya. Within vision nakikita. Oh, within vision. Ano daw, nakaharap sa kanya, nakatalikod sa kanya? Nakaharap daw sa kanya eh, pero undistinguished yung mukha. Mukha, yes. Kasi medyo blurry oh. So, undistinguished yung faces nila. So, ginagawa niya daw, iniiwasan niya. Kasi may kutob na nga siya na nililigaw kami, kaya iniiwasan niya. So, tapos, yung kasama namin na nasa likod niya, from yung sa group na sinamahan namin, na ginaid namin, meron pala siyang nakikita. Sabi niya, sir, hindi ko lang sinasabi sa'yo, pero maliit lang yung guide namin, siguro mga 5'4". Ganun. Sabi niya, sir, pero nung nakikita kita sa harap ko, hindi ikaw eh, malaking tao ko. Sabi niya ganun. Malaking tao. Tapos na-confirm namin na yun. Sabi nga nung mga lokal doon, yung dalawang tao doon na yun, yun daw talaga yung nagtuturo ng tamang daan sa kami dapat pupunta. Ah, talaga? So parang tumutulong pa pala yun? Oo, sila pala yung tumutulong mo in the end. Kasi yung lead namin is parang may entity na sumapi sa kanya. Nililigaw siya ng nililigaw. Kaya iba yung tingin sa kanya nung nasa likod niyang student. Mm-hmm. So, yun. Ano itsura daw nun? As in malaking... Malaking pero tao pa rin. Tao pa rin. O, tao pa rin siya. Malaking tao lang. Nagtataka siya daw. Bakit sobrang laki? Yun nga yung briefing namin, pre-climb meeting namin is kung may pa-encounter kayo, sarilinin niyo muna para maiwas niya takot sa grupo. Kung pwede ko matanong, masingitan ko yung kwento mo. Ano yung, gusto ko malaman, ano yung briefing nyo sa ganyan? Bago umakyat, ano yung mga tinuturo nyo? Okay, I'm sure meron kayong meron, ginagawa po namin kasi is, bago kami mag-start ng climb is magdadasal talaga muna kami. Papasama kami sa Holy Spirit. Kasi alam naman natin sa bundok may mga entity talaga dyan. Hindi natin naitatago yun. So, yun, magpipray kami. And then, sa pre-climb meeting, ginagawa namin is ini-inform na namin sila. May possibility na meron kayong makita, may encounter ng mga ganito, mga supernatural or mga hindi nyo may paliwanag na bagay. So, huwag nyo munang ikukwento hanggat hindi tayo nakakababa. Kami, sanay na kami. Maintindihan namin kayo. Pero, para hindi nyo matakot yung grupo kasi merong mga ibang kasama na, alam mo yun, natatakotin. Pagka nalaman nila, baka pumilit silang bumaba. Which is, mag-cause ng casualty, mag-cause ng panic sa grupo, which is ayaw namin mangyari. So, ganun lagi ang briefing namin. Mark, matanong ko, kasi itong si Sam, naka-experience na rin ng parang ganyan. Mm-hmm. Kasi namumundok siya. Sabi niya nga, ba yan o sir. Kasi doon sa yung mga na-experience, kasi doon sa meron din kasi mga stations doon.
Meron ang ano naman sa papuntang papuntang diba? Oo. Ang issue naman sa is yung mga nakakasama namin, yung sa puno, na lumang puno ng mangga na may nakabigte. Mm. Sa station, ano station? Sa old, station old, for... old trail siya. Hindi na old siya dinadaanan trail. Ngayon dahil old trail siya. Oh. Ay, hindi ko lang alam kasi kung ba, kung kailan, kasi kailan ba, siguro mag-10, 20 years na ako, hindi ba? Noong high school pa kasi ako, college ako noon. So, I think yun yung dati sa may, yung last station pataas doon sa may tindahan. Opo. If I'm not mistaken. Oo, yung sa puno ng mangga. Oo, doon sa may last station. Oo, meron nga doon. may anong Sam, ikaw ano nakita mo doon? Tanda mo yung, hindi, iba pa to eh. Kasi meron kasi before na, hindi sa kanangyari, nakwento lang naman sa akin. Pero iba yung experience ko sa kanya. Na meron nga doon nakahanging. Pero ako naman, hindi ko nakikita. Usually din kasi pag pumupunta kami doon, hindi ako talaga nag-stay ng matagal sa mga stations. Gusto ko kasi ang masarap kasi sa is yung Rockies pag-gabi na kasi sobrang lamig na doon sa part na yon. So yun ang hinahabol ko. Pero nung one time na experience ko, kasi inabot kami ng ulan dati sa pagtaas, so we had to stay in dun sa last station. Kasi siya lang yung pwedeng tulugan eh. Siya yung parang kubo talaga na pwedeng mong tulugan. So dun kami nagpapahinga ng mga kasamahan ko. Yung kaibigan ko lang ang nagsabi na parang alam mo yung suka na sorry for the graphics. Tumaas kami ng bundok. So bawal mag-inom. Alam ni Sir Mark yan. Bawal mag-inom ka, lalo na pag halimbawa nasa bundok ka. You don't do that kasi delikado talaga. Pero ang nangyari nung sa friend ko, nagsuka siya. So nagsusuka siya talaga. Out of nowhere, nagsusuka siya. Tapos yung suka niya, amoy gin. Alam mo yung parang nilaklak niya ng isang bote, yung isang buong diretsong gin. Kasi talagang pagsuka niya, clear pa yung vomit, ha? Clear pa yung vomit. So parang, bakla, uminom ka ba ng gin? Eh, lalaki to. Sabi ko, kuya, uminom ka ba ng gin? Hindi, sir. Hindi ako pwede uminom kasi tataas nga tayo. Ganyan siya. So, kaya doon kami parang, hala, ano kaya? Saan kaya nangyari? So, I guess, connected to the spirit that was there. But I literally wouldn't have known. Kasi parang, syempre mas busy ako sa pag-take care doon sa kasama ko. Yes, kasama ko. Rather than, mag-ghost hunting pa. Correct. Oo. Mark, matanong ko sa iyo kasi sa ibang experience ni Sam, kadalasan, pag merong nang diligaw sa kanila, meron silang kasamang nag-litter, may iniwang kalat, may, alam mo yun, talagang naging inconsiderate sa ano. So sa ganyan nyo ba, hindi nyo napapansin yung walang umaamin? Oo. Wala po eh. Ang ano kasi, ang brief, proper briefing talaga kami. So, wala kaming leave dapat, no trace, eh, no? Yeah, leave no trace talaga. Yun talaga practice namin. Kaya, which is, ako rin yung nasa likod palagi ng trail. O ako lagi nasa likod ng grupo namin is para ma-monitor ko yung mga nag-iiwan ng ano. Mga nag-iiwan ng kalat. Kaya sweeper talaga. Para ikot tagawalis na. Naiwan. Tama. Tama po. Tama. So, pag tumayo silang lahat, ako mahuhuling umalis, ako mahuling lumangat. Check ko yung buong lugar kung may naiwang kalat or what. So, pagdating sa ugali, lahat sila, ano sila eh, behave talaga sila eh. Walang malakas yung boses, walang tawa ng tawa. So, lahat kami focus up sa pag-akyat eh. So, I don't think dahil sa behavior namin, kaya kami nililigaw. Talagang meron lang, may mga meron masamang lang, balak lang talaga. Kumbaga trip-trip, gano'n. So, siguro na pag-trip ang kami. Sige, baka meron ka pa dyan. Sige, ano pa yung mga iba mong experience? So far, konti lang naman. Pero ito, recently, siguro last 3 years ago, ito yung pinaka-recent ko dito sa bundok sa may Bulacan. So, ano to eh, ang ginagawa kasi namin, traditional namin, umaakit ng bundok during 31 ng October. So night trek ng 31 ng October. Naghahanap talaga kayo, no? Naghahanap talaga kami ng sakit ng katawan, sir. So, wala,
dagdag lang yung thrill na, yes, syempre, yes. Lahat kami kabado. So, uh-oh, mas mabilis kami nga. Good. And, siguro, to add to the thrill na lang yung ginagawa namin na, though, sanay naman na kami sa encounters na kung ano-ano man, ready naman kami sa kung ano mangyari, full geared naman kami. So, ginawa namin is, umakit kami ng 31 ng October. Sumipa kami 9 in the evening. Okay. So, ito rin, ligaw rin to. Pero ang guide naman namin is iba. So, umakyat kami. Ang usually tinitake namin siya ng 4 hours hiking. Okay. So, andun na kami sa destination namin. So, ano yun? 7 bundok. Lalagpasan namin. 7 bundok, isang ilog. Pagtawid namin ng ilog, andun na kami sa campsite. So, nag-hike kami ng 9 in the evening. Nakarating kami patawid ng ilog, 7 in the morning na. Kasi naligaw na kami. Grabe. So, yun. Ang nangyari naman dito, meron kaming lead. Ako pa rin yung sweep. Pero ako yung nag-take over after. So, since naliligaw na nga siya. So, tinake over ko yung pagiging lead. Ako yung naghanap. Ako yung nag-backtrack na nag-backtrack. So, pinaupo ko sila sa isang lugar. Diyan lang ay sa isang spot. Huwag kayong aalis. Hanapin ko yung daan. So, naghubad ako ng bag. Tapos, hinanap ko kung saan kami dapat lulusot. Pagpunta ko sa deep part ng trail, meron ako nakitang bolang pula na tumatalbog-talbog. So, sabi nga nila, San Telmo raw. So, yun yung pinaka-weird ghost. Which is, nakakatawa, dahil tinatakbuhan ko siya, nahanap ko yung tindahan, which is landmark, okay, na nasa tama kami daan. Oo. Pero nung nakita mo yun, mag-isa ka kasi hinahanap, nag-backtrack ka. Mag-isa ako. Iba yung kaba nun, grabe. Oo. Tumatalbog siya. Akala ko naka-headlamp lang yung kasama ko, pero hindi siya. Pag-ilaw ko, bilog lang talaga siya. Tapos kulay orange na parang reddish, ganun. Parang buwan yung kulay niya. Hindi siya lumalapit sa'yo, talaga nagbabounce up and down lang siya, ganun. Bounce up and down lang siya eh. Oo, ganun lang. Tapos may para siyang path na pinupuntahan. Nagbabounce lang siya. Papalapit siya ng papalapit sa akin. Though hindi naman siya pupunta talaga sa akin. Pero malapit na talaga siya. Yung description minsan ng mga nakakausap naming sensitive. Again, hindi ko, tinatry ko lang lagyan ng logic ha. Yung description minsan ng mga sensitive na nakakakita ng elemento. May nakausap kami sa Amsterdam. Na nakakakita ng elemento. Sabi niya, pag three spirits, hindi naman lahat ng puno meron eh. Pero sinasabi niya yung mga meron, parang ball of energy lang sila. Parang ganyan. Parang description mo. I mean, hindi ko alam ha, pero parang ganun. Mm-hmm. Yeah, parang ball of fire, parang ganun. Which is, parang tingin ko naman, parang harmless. Pero still, unexplained. So, hindi ko pa rin ipaliwanag kung ano man siya. Ito pa, meron sa Laguna. Kung familiar kayo dito sa nalunod na mountaineer, hanggang ngayon, tumatakbo pa rin siya pababa. Ang bundok, naduguan. Yeah. Sige pa, kuhento. Hindi ko alam kung familiar si sir. Baka familiar si sir dito sa incident. Sam, narinig mo na yun? Natatara ko sana. Hindi pa. Sige lang. Pwede naman natin ibigay. Isang bundok ito, pupuntahan ko talaga to. Merong isang bundok sa Laguna na may mountaineer doon. Is, nag-hike sila. Tapos biglang bumagyo sa taas. So nag-flash flood. So tinakay siya ng alon sa falls. Tapos nakita yung katawan niya nasa baba na ng ilog. Wala siyang kasama nun? Naigrupo sila eh, pero inabot sila. Inabot sila ng flash flood. So yung dati kong group, sila yung naka-encounter nun. Dahil may event din sila dun sa bundok na yun. So may rappelling sila dun sa bundok na yun. So, isa sila sa mga grupo na first respondents na naghanap dun sa nadunod. Nakita siya nasa baba na ng ilog. Then yung isa kong kasama sa group, which is friend ko pa rin hanggang ngayon. Sabi niya, nakita niya yung mountaineer tumatakbo duguan. Which is exactly the same kung ano yung suit niya nung natagpuan siyang nalunod. Yun daw. Kaya hanggang ngayon may mga nakaka-encounter pa rin sa kanya nagtatakbo dun sa bundok na yung pababa. Basically, yung mga kwento rin kasi sa amin tungkol sa multo, parang sa mga namatay, kwento nung isa na nakakita at nakakaano, karamihan, hindi nila alam na patay na sila. Yun nga rin. So, oo. So,
Kaya parang loop na palagi siya nakikitang ganun is ang huling memory niya before siya mamatay is tinatakbuhan niya yung flood. Possibly. Siguro. So, possibly. Every time makita siya is tinatakbuhan niya. Hindi niya alam na patay na siya. Ang malungkot dyan is walang nagsasabi sa kanya. Kasi syempre matatakot na lang pag tao nakita siya, di ba? Again, kung may nakikinig dyan na nakakausap naman ng espiritu rin or ng spirits and namumundo kayo, baka gusto nyong puntahan para masabi sa tao. Kasi yun nga eh, kahit pa paano nakakaawa yung tao na imagine mo parang feeling niya hindi pinialam na patay na siya, di ba? Kaya stuck siya sa loop. Naka-loop siya, oo. So, Mark, question. So, since na meron akong, meron kang mga na-experience na ganito sa pag sa mountains. Kasi usually, like for example, si JJ, kasi kakakwento namin, kakakausap namin, no? Medyo nagiging, you know, medyo nagiging open na din siya in the possibility na baka may nakikita din siya. So my question to you is that since na-experience mo na itong mga to in the mountains, has there been any time na whilst you are in the Kapatagan, habang nasa sa mga cities ka, eh meron kang naramdaman or na-experience sa supernatural na doon? Meron siguro mga unusual sa mga unusual places na biglang may parang tatawid, lalakad, shadows, mga ganun. So akin naman kasi binabaliwala ko lang. Hindi ko hinahayaan yung fear na pumasok sa akin. So, hayaan ko lang siya. Kung ano ka man, bahala ka sa buhay mo kung anong gawin mo. Mm-hmm. So, ako, hindi kita papansin eh. Dito lang ako, chill lang ako. Mm-hmm. Kalmado lang. So, ganun. May mga pinapalagpas ako. Hindi ko rin alam kung pinaglalaroan lang ako ng mata ko o ano. So, mukhang madalas-dalas yan, Mark, ah. Kaya mga ganun-ganun lang naman. So, no big deal naman sa akin since sa pinaka-remote na lugar naman, nasanay na rin tayo. So, kung na-mention mo rin kasi na medyo madalas mo siya na marami ka na experience, ano yung mga kahit hindi sobrang nakakatakot na, may ganito nangyari? Merong mga, parang feeling mo normal na bagay lang na nangyayari, pero hindi mo alam na paglalaro ang ano pa daw. Which is, hindi mo rin naman alam na nangyayari yun kasi akala mo normal lang. So, no big deal pa rin naman. So, mga ganun lang. Kasi nga, di ba, direct sabi ko sa'yo, pag halimbawa, so, like for example, doon sa mga na-experience ko whilst tumataas ako sa bundok, ganun talaga siya na parang while ikaw ay iniligaw, you just feel na normal lang yung nangyayari. Oo, hindi mo alam. Oo, diba? So, that's one of the reasons why probably si Mark may na-experience na, pero since andalas. Hindi naman niya, so kumbaga sa dalas na ginagawa niya and everything like that, hindi na lang niya din na-identify na, ay, naliligaw na pala ako. Iniligaw na pala ako kung something like that. Totoo. Siguro kasi naging normal na rin sa amin na minsan talaga tumatagal yung hiking namin. Minsan long duration talaga yung paglalakad namin. So, hindi ko na nadidistinguish kung tama ba itong oras na nilalakad namin o ano, or mabagal lang talaga yung grupo na kasama ko, kaya kami tumatagal. So, ganun kasi yung mga factors. So, hindi mo na alam kung tama ba o normal pa ba yung nangyayari sa'yo pag nandong ka. Kasi nga, yung isa 9 o'clock, 7 a.m. 9 o'clock, which is 4 hours lang namin siya kayo. Diba? Oo, yun nga eh. Pero sabihin mo, sige, may factor na gabi, diba? Oo, may factor. Yung 4 hours mo is umaga, diba? Tama ba? Umaga, yes, may sunlight. Sabihin mong meron kang, gawin mong 6 hours man lang, may palugit ka. Sobra pa rin eh. Kaya nga. Diba? 9 to 7, napakatagal na, or almost 12 hours, 10 hours kami nag-hike, diba? Diba, direct, parang katulad mong yung naikwento ko sa'yo na kami, kasi ako, so, kami nung mga friends ko nung high school ako, medyo sanay kami talaga sa dun sa buntok dito sa sobrang sanay kami doon. Like literally, at least once a month tumataas kami doon. So pag yung kinuwento ko sa'yo before na parang, nauna kasi yung, parang katulad ng sa kanila, by batch. Nasa second batch pala ako, nasa first batch sila. So, nauna silang tumaas, pangalawa kami, nakarating na kami doon sa summit, wala pa rin sila. Tapos, di ba nakawit ko sa'yo na ilang beses silang dumaan sa harapan namin? Oo, na parang, wala, paikot-ikot yung mga to. Pero ang akala nila, tumataas pa rin lang talaga sila sa ganun, sa summit. So, hinawakan mo, di ba?
Hinila ko na lang talaga yung kaibigan. Kanina pa kayo paikot-ikot. Tapos sabi niya, dyan na pala kayo yung parang ganun. Even them, na-shock sila na, ay, narito na pala kami, hindi man namin alam. Kasi feeling daw talaga nila, nasa sa gitna pa rin talaga sila ng trek. So, it could have been what happened to your team, Mark, na parang wala lang kasi, dahil siguro gabi nga, wala naman kayong nakakasalubong. So, that would have mean na kung meron kayong nakasalubong, probably merong nakasabi sa inyo na, huy, kanina pa kayo dyan. Oo, yung gano'n. Totoo. Ang feeling lang namin nun is during that time is maraming matang nakatingin sa amin. Yun na yun. Di namin alam, pero gano'n yung feeling. Yun na yun. Sila na yun. Actually, again, parang ano lang eh, no? Parang yung kwento sa sa 13, yung glamour, no? Pag inisip mo, baka sa mga abilities ng tikbalang is parang yun, illusion, ini-illusion ka lang, nakala mo tuloy-tuloy ka, pero sa totoo lang, paikot-ikot lang yung lakad mo pala. Di ba? Yun nga. Technically, hindi ka naliligaw. Umiikot ka lang talaga. Oo. Sabi. Pero, hindi rin natin malalaman kung oo, paano. Totoo. Hindi natin nakikita yung sarili natin. Totoo. Hindi totoo. Oh, Mark, bago tayo mag-end, baka meron kang tips man lang or may masabi ka sa mga, yung mga nagbabalak rin umakyat, hopefully not to look for these things, pero, I mean, for the joy of it, baka may tips ka lang sa kanila na, kasi marami dyan, parang, alam ko rin yung kwento dyan, na parang marami, uy, mountaineer ako, bibili ng gear, bibili ng sapatos, bibili ng ganyan, tapos kala mo, mountaineer na sila, pero sa totoo lang, hindi nila alam yung basics, di ba? So, baka gusto mo mag-ano. So, tips lang, mountaineering wise, so, bago kayo umakyat, alamin nyo muna yung pupuntahan nyo. So, kung gano'n siya kahirap, ano mga kailangan yung preparations na dapat gawin. Kung beginners kayo, suggested namin is bumili muna kayo ng durable na bag, shoes, at saka tent na pwede nyo gamitin. So, yun yung three basic necessities natin sa taas. So, hindi kailangang mahalaga yung gamit nyo unless kakaririn nyo talaga. So, meron tayong mga local maids na durable, yet mura lang. So, diyan muna hanggang decide kayo mag-upgrade pagka nagustuhan niyo talaga. Pagdating naman, so always practice leave no trace. Kung ano makita niyo sa bundok, doon lang siya sa bundok. Huwag niyo siyang gagalawin. Okay, mag-iwan ng kalat. Kung ano din rin niyo sa taas, ibabahan niyo. So, may mga wildlife kayo makikita, huwag niyong pakainin. So, let them remain wild. Pagdating sa mga supernatural na may encounter niyo, meron at meron yan. So, depende lang yan kung gaano ka talas yung perception nyo para maramdaman. Huwag nyo nang hanapin kung saan darating. Huwag nyo nang hanapin kung saan darating. And, as much as possible, keep it to yourselves muna. Huwag nyo muna ikukwento during hike habang nasa bundo kayo. Pag-usapan nyo siya pag nakababa na kayo para hindi kayo mag-cause ng panic sa grupo. Pag nagkaroon kasi ng panic, pwede kayo magkaroon ng casualties or what. So, mas mabuti ng sarili ninyo muna. So, yun lang naman. So, talagang best practice is, hanggat nakatapa ka sa bundok at may nararamdaman ka o may nakita ka, tumahimik ka na lang. Sa'yo lang muna. Oo. Sa baba mo na anuhin. Oo. Sa baba nyo na pagkwentuhan. Pag nasa jump off na kayo lahat, pwede na siyang pagkwentuhan. So, yun lang naman. Diba? Siguro, pinaka-importante, magdasal kayo bago umakyat. So, yung guidance, nandiyan yung protection sa inyo. So, wala mangyayaring masama sa inyo basta nagtatay. Totoo yan. Kasi ganun din naman, di ba, Direk? Parang, all the more kasi na pag pinagkwentuhan mo, mas lalo kang didikitan. Ganun din naman yun eh. Totoo, kasi parang ini-invite mo lalo eh. Oo, totoo yun. Parang, parang invitation sa kanila na, ah, topic niyo ako. Sige, ito na ako. Hindi naman palagi. Ano, interesado lang tayo. Baka may lumapit kasi. Yakar naman. Natakot ka na naman. Salamat, Mark. Thank you. Hanggang sa susunod. Sige po. Bye-bye. This next story comes from Gray. We extracted this from our conversation with him from his episode, Dreamwalker. Umakyat kami ng 2016 sa... And ang dinaanan naming trail is Akiki Trail to Ambangeg. Tapos okay. Yung nasunog na area, yung... Okay. Yun, doon kami nag-camp ng second day. Para ma-reach namin yung summit na para sa Sea of Clouds and Sunrise,
maaga kaming gigising. And nung siguro mga 3:30, 4 a.m., gumising na kami, nagre-ready na kami para sa assault ng summit. Tapos sinamahan ko yung isa kong friend na babae na mag-CR. Tapos, out of a sudden, parang alam mo yung nakatayo ka sa siksikang MRT? Oo. Na sabi ko, wait lang, ang sikip. Oo. Ang daming nandito. Sabi niya, ano yun? Sabi ko, ano siya? Spirit siya? Ano siya? Parang ngayon kasi parang through experience, parang distinguish ko na kung elemental ba yung spirit or human spirit ba siya? Ganyan. Sabi ko, human spirit siya na nandito. Tapos ang ano niya, stationary lang sila, nakatingala. Ah, nakatingala. Okay. Nakatingala lang sila. Na parang nandun lang sila sa area na yun. Sabi ko, okay. Tapos sabi ko, oh, sige, bilisan muna umihi. So sa tingin mo, parang stuck sila doon? Parang ganun, parang yung kinuwento ko na parang kinukolekta rin sila ganun? Yes, either yun nga rin. Sabi ko, baka siguro tama yung inaano nila na, sabi nila, di ba, Mountain of the Gods. Yun. So siguro dahil, syempre, yung mga local tribes doon sa Cordillera, way back, is may mga certain practices and traditions sila na nag-aalay nga sila. So baka yung mga spirits ng mga anito na or yung mga ancestors is yun yung pinaka ano nila, ewan ko kung purgatory ba or heaven or whatever ano nila, pero yun yung naramdaman ko doon kasi active, masyado akong active sa mountaineering, hiking siguro mga 2000 start out 2015 hanggang 2000, actually last hike ko is 2020. Wow, January. Okay. Before ano pa, lockdown. Before pandemic. Tapos ewan ko, parang may mga certain mountains talaga na may bantay ng iba yung presence niya. Tapos may inside joke nga kami ng mga barkada ko na, oh, itong bundok na to, babae yung bantay. Okay. Or lalaki to, ganyan. Uh-huh. Or minsan naman is malalaman ko yung certain area kung nasaan sila. Ah, talaga? Ganun. Paano mo, anong dumarating sa'yo? Ano lang, parang, ano lang, intuition. Mm-hmm. Not sure kung tama ba siya. Pero, meron lang nag-aano sa akin na, etong punong to, may nakatira. Ito yung nag-oversee ng ibang elementals within the area. Mm-hmm. Tapos, minsan nga, yun nga yung mga kwento ko doon sa email na minsan may sumusunod, may lalo na yung sa 3 days, 2 nights na hike. Bali, papunta pa lang, parang loner akong umakyat or sa trail. Okay. Mm-hmm. Palagi akong nagbumuni-muni. Okay. It's my way to recharge. Yes. Na parang yun kasi lalo na ngayon especially na pag super stress kasi talaga before sa work, parang sabi ko, akyat tayo bundok, kailangan ko magmuni-muni. Ganun. So pag nasa bundok ako, usually naiiwan ako sa trail or nauuna ako na ako lang mag-isa, tapos ina-ensure ko lang yung lakad ko, tapos palagi ako nakatrinig ng either ng yapak sounds. Uh-oh. Na nasa likod. Or minsan naman parang random na pakita. So itong pababa na kami, ako lang mag-isa sa trail. Sa ano na siya, malapit na siya sa bayan ng municipality ng Barlig. Mm-hmm. And then nasa ano na siya, pathwalk na siya ng sa gilid ng rice terraces. Tapos okay. Yung pathwalk nila doon is sementado. Tapos yung walking stick or may term pa yun eh, tawag nito. Yung stick na yun na pang-guide mo habang naglalakad. Oo. Oo. May metal yun sa ilalim. So every time na mag-hit yun sa solid, sa bato or sa concrete, may tunog talaga na parang tok, tok, tok. Ganon. Mm-hmm. So kapag nasa ano ka, concrete ka naglalakad, tapos inaano mo siya habang naglalakad ka, maririnig mo siya. So ako, habang naglalakad ako, hawak-hawak ko siya kasi medyo matarik yung part na yun eh. Tapos
sabi ko, okay, hindi na naman, medyo patag na. So, inano ko na siya, tinupi ko na siya kasi ano siya, collapsible siya eh. Tapos, may narinig ako sa likod ko na sound na gano'n. Gano'n rin, oo. Oo, gano'n din. Okay, so siguro, andito na yung mga kasama ko sa akyat. Tapos, lumingon ako, walang tao. Okay. Ah, sino yun? Yung gano'n. Eh, kasi, pathwalk ng ano, syempre, kitang-kita mo kung sino yung nakasunod sa'yo, malayo pala. Oo. Tapos sabi ko, okay, walang tao. Sige na nga, diretso na lang tayo. Kasi, nararamdaman ko na, sabi ko, may something na naman. Oo. Sabi ko, may nakasunod na naman. Tapos, hindi ko na siya pinapansin. Tapos, yung parang na ano ko is meron lang silang certain area or territory kung saan sila, parang may limit lang yung ginagalawan nila. Oo. Kasi kapag nakalagpas na ako sa area na yon, wala na. Tapos wala na. Another entity naman or ibang elemento naman yung magpaparamdam. Yung ginagawa ko na lang para hindi matakot yung mga kasama ko sa mundo is hindi ako nagkikwento during the hike. Kikwento ako either pauwi na kami or sa group chat na lang after the hike na. Oh. Na, oy, may ganito ako naramdaman. Isisingit ko lang. May nakausap kasi kaming mountaineer rin. May kwento rin siyang konti. Sabi, ganun rin ang sabi niya na parang ang rule nila, kung may makita kayo, kung may maramdaman kayo, pagbaba na. Oo. Kasi ano yun eh, para ma-avoid mo yung panic, lalo na kapag may mga matatakuting kang kasama. Oo. Kasi once na pumasok yung panic and yung takot, wala na. Parang mas may chance na either mag, ano siya, yung elementals doon is ma-aggravate doon sa energy na lalabas nyo. Oo. Oo na, takot pala kayo, tatakutin pa namin kayo. Oo. Ganon. So mas mahirap siya for you kasi ikaw, kailangan hindi ka matakot. Kasi alam mo eh. Oo. Diba? Kasi minsan ano lang, parang random lang na bigla lang ako titigil na oops, may something. Tapos okay, hingam malalim, shake it off. Ganun lang. Maganda makwento mo rin yung sinabi mo, yung nakita kang white na girl. Oo. Maaga kaming nagising kasi usually ang for sa mountaineering, ang ginagawa is kapag lalo na kapag mga major hikes, ang assault mo papuntang summit is yung the next day na. Okay. So, madaling araw kami nag-decide na mag-assault papuntang summit. Tapos, masyadong matarik yung daan and ako yung nasa pinaka, ako yung pinakauna. Okay. So, ako, tapos may mga kasunod ako, tapos may guide. Ganyan. Minsan, nauunahan pa namin yung guide kasi may trail naman eh. So, may mga trail signs, ganyan. So, hindi ka naman mawawala unless magsasabi yung guide na hindi pwedeng may mauna ang dapat guide yung mauuna. So, that time, ako yung nauuna. So, ang ilaw mo lang is yung headlamp. Okay. So, nakatutok lang siya kung saan ka naka-face. Pocket shape, matarik. Tapos, biglang may from one tree, may na, parang sa mind's eye ko lang din naman. Yes. Na parang, pumunta siya papunta sa kabilang tree. As in, sa harap ko dumaan. Oo. Tapos, yung itsura nun, yung sa Spirit Warriors nga na, na parang kulay puti. Hindi siya ano eh, hindi siya white lady. Kasi, ano siya, parang may pakpak. Tapos, talaga? Oo. Tapos, pumasok siya sa puno. Oo. Tapos, gulat na lang yung kasunod ko kasi bigla siya nauntog sa bag ko eh. Oo. Kasi pumara ka. Kasi bigla ako pumara. Usually kasi kapag assault yan, kapag hihinto ka, magsasabi ka sa kasunod mo. Yes. Lalo na kapag yung distansya nyo is medyo medyo hindi ganun kalaki. Kasi usually ang ano namin, may distansya dapat kami. Kasi kapag nadulas man yung nasa taas, hindi masasama yung nasa baba. Eh, ang nangyari nun is parang dikit-dikit pa kami. Hindi pa ganun kaano yung distansya namin. Biglang nauntog siya sa bag ko. Sabi, nangyari sa'yo. Mm-hmm. Sabi ko, wala, insekto lang. Kasi ayoko nga siya ng takotin. Oo nga. Si JM rin, nakwento niya yan eh, na ang isa sa mga malapit na movie to what he sees and experiences is Spirit Warriors nga. So I guess may consultant sila dyan na medyo
Yes, kasi oo. Ang alam ko, Chitoronyo is from Eastern Visayas. Yes, oo, tama. So, siguro, nag-research siya about urban legends, ganun. Kasi, kahit sa Eastern Visayas, maraming urban legends na kung ano yung mga elementals, ganyan. So, sige, yung next mo naman, maganda rin to. As in, i-imagine ko kung ano nakita nyo. Sa, nung 2016, sa Mount naman. Ah, yan, yung ano nga, yung maraming stationary. Pero may meron kang kwento doon, may figure na nagde-descend, yung large shadow figure. Ah, yeah. Oo. Bali, ano yun, kakatapos na namin mag-dinner, tapos, bali, kita mo yung silhouette ng peak ng mountain. Okay. Tapos sabi nung isa kong kasama, sabi niya, uy, may bumababa. Sabi ko, oo. Saan? Sinuro niya. Para siyang shadow. Oo. Tapos, pababa siya. Tapos, oo. Sabi ko, okay, may something. Pero, ayoko silang i-confirm yung nakikita oo. Nila. Okay. Kasi, may isa kasi kami kasama na super matatakotin. Okay. Tapos, ayaw niya talagang, kapag nagkikwento na ako, lalayo siya. Bigla siyang mag-walk out. Uh-oh. So, para hindi siya mag-walk out at maligaw, sabi ko, ay wala, ano lang yan, ulap lang yan. Uh-oh. Pero, kita talaga. Alam yung, alam ko may episode kayo na yung mountain spirit ba yon na nag-iiba yung anyo? Baka iba yun. Di ko lang maalala siguro. Ano siya eh? From, ay teka lang. Hindi ko maalala if from Europe ba yung, kalimutan ko yung pangalan. Basta, one of your episodes na nasabi niya. Na yun nga, na may mga ganun. Oo. Sabi ko, okay. So, meron nga talaga doon. Baka yung sa ano? Baka yung sa live chat sa ano? Discord kasi yun nasa mountain siya nakatira. Pero sorry. Oo. Pero kwento mo dito, nakakakilabot lang is talagang large as tall as the trees yung nakita niyo parang mo yes. Shadow na nakita mo, 'di ba? Kasi yung una ko nga sabi ko kasi hindi tao 'yan. Ano 'yan? Ibang mountain siguro 'yan na pababa na papunta na sa ano sa kabilang campsite. Sabi nila, bakit kasi laki ng puno? Grabe. Tapos yun nga yung may mga times din na hindi ko nakikita pero yung may humahabol na since nasabi ko kanina na kapag nasa hike usually either mag-isa lang ako nagbumuni-muni tapos may maririnig ako na ang ginagawa ko hinayaan ko lang kasi normal naman yun na lalo na kapag nasa either nasa unahan ka or nasa mid ka ng grupo nyo. May maririnig ka. May kasunod ka talaga na na kagrupo niyang ano, umaakyat. Tapos, naglalakad ako, tapos sabi ko, kanina pa itong nakasunod sa akin. Hindi talaga siya, hindi niya ako tinatantanan. Tapos lumingon ako, wala. Nag-stop ako for a while, uminom ng tubig, take five-minute break, uh-oh. Wala pa rin. Okay, wala. Baka pahinga rin. Uh-oh. So, lakad ulit ako. Tapos, siguro, wala pang 5 minutes, andun na naman yung tunog. Ay, may something talagang sumusunod. Ginawa ko, binilis ako yung lakad ko. Tapos, alam mo yung yapak niya, yung sounds, is bumibilis din. Sabi ko, oh my God, iba. Sabi ko, iba na to. Tumakbo ko, as in yung alam mo yung sound ng punong hinahawi yung branches. Oo. Tapos may kabog sa ground. Sa ground, oo. Ganun na yung tunog. Tapos hanggang sa maabutan ko yung nasa unahan ko. Tapos nung tanong ko siya, hingal-hingal ako. Sabi niya sa akin, "Oh, nangyari sa iyo." Sabi ko, wala, hinabol lang kita. Grabe. Kasi ayoko nga siyang matakot din. Oo, totoo. Tapos yun, naabutan ko siya, nawala naman. Mm-hmm. Siguro sinabihan ka lang, ginainano ka lang, tinulungan ka kasi baka maiwang ka. Baka yun. Oo, baka.
Tapos may mga times din na, for example, Purgatory Mountain Range kasi yung name nung ano. Iba-ibang ano siya, mountain siya. Mm-hmm. Gilid ng trail. Tapos bigla okay. lang nasa, ano, sa side ng paningin ko, may nakita kong soldier. Mm-hmm. Ano mo yung uniform ng Japanese na uh-huh. brown? Oo. Uh-huh. Brown. Tapos nakatayo lang siya. Tapos, eh, ano yun, pababa. Eh, usually kasi pag pababa ang descent, pag nagde-descent kami, ang para hindi kami masyadong mapagod, mabilis yung hakbang. Oo. May momentum so, kasi kayo eh. No? Oo, so, yung momentum, inaano mo. So, dire-diretso lang ako, tapos biglang merong nakatayo. Okay. Eh, foggy pa naman. Kasi, ano nga, okay, meron. Tapos, yung isa is yung sa kung saan namatay si Gregorio del Pilar. Mm-hmm. Ang ano ko naman doon is American soldier. Okay. Kasi yung uniform niya is yung katulad dun sa mga movies. Yes, oo. Na, medyo blue? Blue ba yan? Oo, parang light blue. Oo, tapos light blue. May, may cap. Oo. Tapos may ano siya, may... may parang barrel na may bayoneta sa dulo. Oo. Ganun, hindi naman duguan. Actually, wala akong makitang face. Pero, ano siya eh, kasi syempre, mabilis din yung lapad. Oo. Parang, sa gilid lang din ng mata ko, oops, meron. Tapos hindi ko na nilingon. Kasi, pag nilingon ko, baka mamaya sumama. Okay. Pero wala siyang movement. Nung nakita mo, wala namang... Kasi parang... So parang ano, imprint eh, no? Yung ba yung term nila na tama? Minsan imprint na lang yun ng spirit eh. Mm, either imprint siya or earthbound spirit oo, siya doon. Oo, or earthbound niya. Yeah. Parang ganun. Pero yun, normally kasi pag ganun, hindi ko na pinapakilaman. Oo. Kasi mahirap mag-deal with them, lalo na since hindi naman ako trained talaga. Yes. So napansin mo ba na for you, ganon. Kasi may mga kilala ko ganon rin, nakausap na ganon. Hindi sila nakakita, pero peripheral vision nila, nakikita nila. So, ikaw ba mas ganon rin sa'yo? Or sometimes lang, mas feel talaga yun sa'yo? Mas yung sa likod ng batok mo? Parang batok mo. Sa akin, una yung feel muna. Tapos, mm-hmm. kapag tuloy-tuloy siya, meron na ako makikita sa peripheral vision. Okay. Kapag, ano na siya, kapag medyo... consistent na siya yung na kinukuha niya talaga attention ko. Oo. Ah, tama. Oo. Yun, sa peripheral vision ko, meron talaga. Question lang ako kasi hindi ko alam kung ikaw yung nag-comment noon sa Discord. Mm. Sabi niya yung mga mystical na mountains kasi kagaya niyan, Banahaw, Makiling, ang daming nagsasabi na medyo mystical yung dalawang 'yon. Hindi ata ako pero nabasa ko yung okay. ano yung thread. So may doon sa areas na yun, meron ka bang naramdaman, na experience or? Actually, Banahaw is hindi ko pa nakyat. Okay. Part siya ng ano ko ng nasa listahan ko siya na gusto kong puntahan kasi nga yun nga marami ako naririnig na kwento. Sabi ko, if ever man na merong may experience man ako doon, edi okay. Oo. kasi parang sensitive ka naman sa ibang bagay. Nare-reaffirm yung kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung experience ko. Pero yung Makiling, alam ko meron din doon. Kasi may mga bundok na may mga certain spots doon na may elementals na nagbabantay sa water source. Like for example sa meron doong hidden lake malapit sa summit. Tapos, nawala ako doon. Okay. Nawala ako doon. Naabot mo yung hidden lake. Naabot ko yun, hidden lake na yun. Actually, nabasa ko na siya sa vlogs na malapit siya sa summit, pero hindi siya yung normal na daanan oo. Ng hikers and trekkers. Yes. Parang ang nangyari is, dalawa kami nakasama ko, lumiko siya sa maling likuan. Oo. Tapos, kahit kaming dalawa, siguro mga nasa 20 minutes kami naghahanapan oo. Sa area na yun. Tapos,
napunta ako dun sa area ng, actually dried up na yung lake. Kasi hindi naman umuulan nung time na yun. Oo. Pero, ang eerie nung, alam yung feeling na, may nagbabantay dito, eerie. Tapos, pag-apak ko, kasi ano siya eh, solid, ano may solid na lupa. Tapos Oo. may mga moss. Pag-apak ko, lumusot yung paa ko hanggang tuhod. So, malalim. Ay, yung tubig is mossy. Tama? Ano siya? Maputik. Maputik. Ah, okay. Maputik. Okay. Para siyang catch basin doon. Ah, okay. Siguro kapag malakas na yung ulan, nagkakaroon ng tubig, ganyan. Yes, oo. Pero, hanggang tuhod. Oo, hanggang tuhod. Tapos, hirap na hirap pa kong umahon. Oo. Na, alam mo yung kapit ko dun sa ano sa bank sa gilid nung daan ng lake na yon para lang hindi ako lamunin nung lake. Shit, ayoko na. Sorry na. Gaganun na. Oo. Tapos sabi mo nawala kayo dun? Nawala kami dun. Mm-hmm. Sabi ko, tapos parang sabi ko, mali itong dinaanan natin. Hindi ito yung dapat na daan. Pero may trail kasi. So, either yung ano na yon is daanan siya ng mga locals or ng mga mountain guides kasi malapit siya sa water source. Pero yung daanan talaga ng mga mountaineers is nasa kabila. Yes, so hindi yan. Tapos hindi ang ginawa namin is nagbutas kami ng daan. Paano nagbutas ng daan? Alam mo yung, di ba, masyado mapuno. Ah, okay. So, hinak-naghak kayo? Parang... Oo. Kinlear niyo yung... Naririnig yung namin yung mga kasama namin sa kabilang side. Okay. Gets. Sabi namin na, andun yung boses nila. Oo. Sundan natin. Tapos nagulat sila kasi sila yung huling-huling umalis sa campsite. And kami yung unang, isa kami sa unang umalis sa campsite. Tapos bigla silang nagulat na, oh, kanina pa kayo umalis na. Bakit? Sa kayo dumaan. Pag ganun, may paalam ka bang ginagawa? Pag technically magpuputol ka ng ano eh, 'di ba? Parts ng mga tree or hindi naman siya putol na putol, parang ano na siya, masukal kasi siya. Eh. Ah, okay. So walang hindi established yung trail. Ah, okay. So yung mga puno is medyo mas dikit-dikit ganyan. So parang ihahawiin mo lang. Ah, okay. Kala ko parang yung may itak na ano, wala naman. Okay. Hindi naman nagbo-bushcrafting na sobrang itak-itak. Wala pa namang ganong experience. Pero, yun. Tapos, bigla na lang kaming lumusok dun sa malaking trail na daanan talaga ng mga hikers. Gulat sila. Tapos, sabi niya sa akin, nangyari sa paa mo? Ba't puro putik yan? nilamon ako ng lake. Nilamon ka. Diyos ko, nakakatakot. Bigla ko na na-feel na parang ano kaya feeling mo no? Parang, hindi na ako mahanap dito. Although may kasama ka naman, di ba? Pero kahit... Ganun siya. Actually, may nakapagsabi sa asawa ng cousin ko na yung pamangkin ko is nagkasakit siya tapos parang nasa hospital sila, nasa Iloilo to. Pero recently lang naman. Tapos yung kabilang room daw, is may dinala silang magagamot dun sa hospital. Tapos parang na-curious yung asawa ng cousin ko. So pinatignan niya yung cousin ko. Ay, yung ang anak nila. Okay. Tapos sabi nga may something nga daw. May gumugulo din dun sa anak nila. Tapos eventually gumaling yung pamangkin ko, yung anak nila. Kasi almost ano eh, 50-50 na siya eh. Halabit na siya mamatay. Kasi hindi ma-diagnose ng maayos kung ano yung sakit. Tapos, parang out of the blue, pinakita niya yung picture ko dun sa manggagamot. Sabi niya, sabihan mo to na ano, mag-ingat sa bundok. As in, picture lang nakita, yun yung sinabi ah. Oh, profile picture ko lang. Oo. Na, hindi ito ngayon, hindi yung picture mo ngayon dito na mukhang nagmumundok ka talaga. Hindi, iba. Oo. Sabi niya, mag-ingat sa bundok kasi may humahabol palagi sa kanya. Hindi ko natakot na nun. Baka daw ma-aksidente ako. Oo. Na dahil may humahabol sa akin. Mm-hmm. So sabi ko sa kanya na hindi, okay lang yun. Basta naman I think iniisip, I mean na imagine mo yung protection mo, yun naman eh. Yun naman. Oo.
diba? May ano, yun din yung parang bine-visualize ko yung parang may white light. Yes. Na uh-oh. Nag na protection. Naka protect sa akin ganyan. Mm-hmm. Alam mo sa Hunter x Hunter na aura. Yun na. Akin kasi yung reference ko dun ano eh, Super Saiyan na ano eh. Makaluma ako. Ganun yung ini-imagine ko. Tapos kapag uh-oh. Parang kailangan ko lang tulong, bigla, pag hindi kinakaya, magre-reach out lang ako dun sa bantay. Sabi ko, rest back. In part 3 of Mountain Stories, we come to a group discussion among the people on Discord. So nag-schedule ako ng Zoom session with some of them. So I ask people to share their mountain stories kasi baka meron sila. So the stories are started by Crow X. Bago ko siguro simulan yan, mag-start muna ako sa pagbigay ng background. Bali, nag-start ako umakyat talaga ng bundok, way back 2010 lang. Tapos, noong mga araw na yun, actually, hindi talaga ako naniniwala sa anything paranormal. Pero sobrang interested ako pagdating dun sa ganun topic. And then, mga high school naman ako, sobrang interested ko nga sa ganung topic. Nakikinig ako kaya no kay Sir late Rene Mariano. Mm-hmm. So doon talaga nag-spark yung ano, yung interest ko pagdating sa ganyang topic. And then yun nga, yung unang experience ko actually sa bundok is yung sa island kasi doon lake tapos may bundok doon. Okay. Nagkakayaan kami ng mga kaibigan ko umakyat. So una, mga nasa 15 kami, hanggang sa kumunti na lang kumunti, hanggang sa naging 3 na lang kami na nag-go. Tapos kakahintay namin sa mga gusto sumama na hindi na rin pala sasama. Nag-start kami umakyat ng bundok ng alauna na madaling araw. So yun, managlalakad kami. Actually, yung trail nun, mahaba na yung 3 oras, nandun ka na sa summit nun eh. Mm-hmm. Pero habang naglalakad kami, siguro mga 1 oras na, 3 na kami nun. Tapos ang pwesto namin nun is ako yung nasa likod. Tapos may 2 akong tropa sa harapan ko. Yung nasa harapan, actually siya may meron siyang third eye. So habang naglalakad kami nun, biglang napatigil siya. Inakita siyang sirang swelas ng sapatos na nakalapag sa, ano, sa trail. So alam talaga namin yun na kanan siya. So, yun, sinabi ng kaibigan na, oh, bumigay na yung sapatos, di na kinaya. Oo nga eh, sige, takad ulit. Tapos, after 30 minutes, nakita na naman namin yung same na swelas na yon, same spot, same position, same dun sa katabi niyang puno. Mm-hmm. So, nagulat kami na parang, pagdaanan natin to kanina, nakita na natin to, kanan siya, ayan, kanan siya. So, maya-maya, okay lang, lakad lang. Di parang pinagkibit-balikat na lang namin. Then, after 30 minutes ulit, nakita na naman namin siya, same spot, same position. So, sa inis ng kaibigan ko na yun, sinihipa niya na yung, ano, yung swelas ng sapatos. Yung, ano lang, mga ilang di pa lang yung lapit na pag sinihipa mo, nakita mo siya kung saan napunta. Along the trail siya napunta, nung nadaan na namin siya noon pagkasipa, kaliwa na siya. Okay. Naging kaliwa na siya. Mm-hmm. So, medyo natakot na kami, na parang, oh, diba, paglaro na tayo, tara. So ginawa namin yung ano yung kasabihan na madalas sinasabi na tara magbaliktad na tayo ng damit. Para niligaw na tayo. So yun, mm-mm, ginawa na namin yun. Nagbaliktad kami ng damit. And then habang naglalakad kami, talagang ano eh mga afternoon, 1 hour ulit kami naglakad. So ang tagal na, halos 4 hours na kami naglalakad, wala pa rin kami. So iniisip ko na mag-ano na lang kami, mag-emergency camp na lang kami along the trail. Maghahanap kami ng spot na kung saan pwede mag-pitch ng tent. Then yun, nakahanap kami after 30 minutes. Pitch kami ng tent, prepare ng late dinner, kain na, tulog. Kinabukasan, pagising namin, nung nagpatuloy kami sa paglalakad, inabot pa kami ng ano, almost 3 hours ulit para lang makarating dun sa summit, which is same na trail lang yung dinaanan namin nung ano, pagka nagpupunta kami doon sa bundok na yun. Kasi actually, yung bundok na yun, sa sobrang dalas ko ron, nakasampung beses na ako naakyat doon. So talagang kabisado ko yung trail na yun. Pero on that instance talaga, wala, naligaw talaga kami ng sobra. Mm-mm. Pero ito akyat nyo na to
first akyat mo doon, tama ba? Ay, hindi. Ano na, apat na siguro. Apat-apat na. Na yun. So technically, medyo kabisado mo na siya. Kabisado mo na yung trail. Pero talagang for that reason, inabot kayo na ganun katagal. Mm. Inabot kami ng sobrang, ano, sobrang tagal doon sa trail niyo, which is dapat 3 oras lang. Max, mahaba. Nasa taas na dapat kami. Tapos, may isa pa din instance, yung doon sa Mount sobrang interesting din yung bundok na yun kasi sa mountaineering community. Dalawa yan sa mga bucket list ng mga mountaineers. Yung una akit namin doon, binalak namin siya akitin pero hindi kami nakatuloy hanggang taas kasi may nangyaring mga premonition weeks before nung araw na yun na, ano, na sinet namin yung climb. Bali, parang kunyari, binalak namin umakyat ngayon, nakapagplano na kami. After 1 month, yun na yung climb proper. Mm-hmm. So, dun sa 1 month na yun na span ng preparation, yung girlfriend ko na, ano, misis ko na ngayon, ano siya, 3 beses siyang nanaginip ng same scenario, mamamatay siya dun sa bundok. Sa panaginip niya, habang naglalakad kami sa trail, narinig lang siyang putok ng baril tapos na ano siya, napahiga siya sa trail tapos namatay siya. So 3 beses yun. So sinabi ko na wag na lang ituloy dahil nga sa ganung parang premonition, wala na mamuwawala kung susundin natin na wag na lang tumuloy. Mm-hmm. Pero pinilit niya pa rin na parang hindi, wala yan, panaginip lang yan, ganito ganyan. So okay lang, makulit siya eh. So tinuloy pa rin namin. Tapos yung isang kasama naman namin, habang nakasakay na kami sa bus, papunta din sa jump off, yung isang kasama namin, yung kasama ko rin sa tagapo na mayroong third eye, nagtetext siya dun sa family niya. Ang laman ng text niya is, ikaw na muna yung bahala sa mga bata, may pupuntahan lang ako. Tapos naglagay din siya dun ng phrase na, I love you. Mm-hmm. Yun yung text niya sa misis. Pero hindi niya ginagawa yung ganun. Na parang namamaalam na siya dun sa ano sa text niya. So ayun, nakarating yung missing jump off. Medyo late na kami nakarating, mga alas 3 na ng hapon. Tapos dahil dun yung jump off nung is nasa east side ng bundok. So kahit mga alas 3 or alas 4 pa lang ng hapon, madilim na dun sa side niyan kasi nasasakloban na siya ng ayun ng bundok. Uh-huh. So pagod na yung mga kasama namin, kakalakad, na nag-decide ako na pagkatapos kong ma-assess yung situation nila, parang tingin ko hindi nila kakayanin ito, pagod na yung mga tao. So naghanap na lang kami ng campsite along the trail. So may nakita naman ako magandang spot. Wala pa kami sa kalahati na parang nakaka 1 foot pa lang kami. So prepare ng dinner, habang pitch ng tent, ganyan. After dinner, pahinga konti, kwentuhan, social. So pag social, syempre may inuman yan. So uh-huh. Kasama ko na naman nga din dito, yung may third eye nga. Tapos habang nagkikwentuhan kami, ano na siya eh, palingon-lingon na siya sa paligid. Dahil nga lang kung may third eye siya, siya yung lagi kong tinitingnan. Uh-huh. So palingon-lingon na siya habang nagkikwentuhan yung lahat. Tapos bigla na lang siyang, ano, naka-Indian seat kami doon, nakapaikot kami habang nagkikwentuhan. Tapos bigla niya hinawakan yung tuhod ko na nanginginig na sobrang takot na siya. Mm-hmm. Sabi niya na, pre, may matangkad na tao na payat na nakabarong. Kanina pa ikot-ikot na siya pero ngayon nandito na siya sa harapan ko. Nakabarong? Mm-hmm. Nung sinabi niya yun, tumahimik kami lahat. Then sinabi ko, okay, sige, tahimik na, pack your things up, matutulog na tayo. So tulog lahat, tahimik yung buong paligid. Then kinabukasan, pagising namin, prepare na ng breakfast. Pagkatapos mag-prepare ng breakfast, kain na. Tapos habang naghuhugas kami ng pinggan, may narinig kaming putok ng baril. So tinignan ko agad yung ano, yung girlfriend ko that time. Tinakbo ko siya. So ano, okay ka ba? May nangyayari bang ano? Ganito nga. Sabi niya, wala naman, okay naman. So okay na doon, good na tayo ron. Tapos yung kasama ko na yun nga, nakakita doon na kumarong, chinek ko rin siya. Sabi, pre, ano, balita, ano nangyari din sa kagabi? Kwento mo. Tapos yun nga, nabanggit niya na gano'n,
paikot-ikot siya dun sa amin habang nagkikwentuhan kami. Tapos, nakwento rin niya yung text niya sa misis niya na ganun yung details. Tapos, kami, pag hindi kami umakyat talaga, hindi kami dadala ng HMO na card. Uh-oh. Pero on that certain akyat, dala namin lahat ng HMO namin. Okay. Na parang may mangyayaring kakaiba dun sa claim yun. Kaya nadala namin siya without us consciously na kailangan dala namin siya. Uh-oh. So parang may ganung ano, may ganung ano sa akin. Ganung nangyaring ano, scenario. Tapos, ang nangyari nun, dahil nga, ano eh, medyo iba na yung vibes nung ano eh, nung akyat. Nag-design na ako na walang akyat, hindi natin itutuloy ito. Meron ditong batis, yun nga yung paanan ng sa pagitan ng may parang ilog, pinupuntahan ng mga spiritista, yun. Ginawa ko, paligo na lang tayo rito para, alam yun, medyo maklense yung ano, lahat ng mga kasama namin. Then, yes, doon na kami nagkwentuhan ng mga nangyari lahat. Then, doon na na-vulgar yun. Yung mga isa-isya mo, yung sa text, yung sa panaginip, doon lang namin in-open up lahat yun. Kaya simula nung claim na yun, every time na magpa-plano ako ng akyat ng mga tropa, usap muna. Sabi ko yun na, yes, parang kapag may na-experience kayong ganito, pag may napanaginip mo kayong ganito, meron kayong kakaibang alam mo yun, na-encounter. Yes, oo. Keep it to yourself muna. Pero pag medyo malala, sabihin nyo kaagad para magawa natin ang paraan agad. Grabe, no? Anong theory mo dun sa matangkad na nakabarong? Yung thoughts mo lang, mamaya tatanungin ko iba dito, pero ikaw, ano yung tingin mo yung nakabarong na yun? Nagtanong ako dun sa ano, sa FB page nung ano, mga mountaineers, yung pinakasikat ng mountaineers page ng FB. Tapos, marami nag-respond no, na ano siya, known daw talaga na nakikita at nagpaparamdam yung spirit na yun doon. Buti nga daw yung sa amin lang nagpakita lang yung sa iba is parang may nawalang gamit or nung nakita yung spirit na yun, may na-accidente, na-injured. Tapos, may isa pa din na-experience ko din sa bandang Fami naman yun, Fami Laguna. Habang nag-social din, so tapos na yung nakakyat na kami dun sa ilog, yung kasi pinaka-campsite yung ilog, maraming kubo doon, may tindahan, tapos may mga cottages. Habang nagkiinom kami, may ibang tropa rin to na ano, alam ko may third eye din siya kasi madalas ko nakakuntuhan. Ganun din siya na habang nagkiinom kami, palingon-lingon na siya na may sinusundan siya na kung anong entity or anong spirit. Sabi ko, eto na naman, meron na naman mong panibago to. Tapos, bang nagkikwentuhan kami, yung isang kaibigan namin na parang mga nasa late 30s na siya or early 40s na siya na babae, tahimik lang siya. Sobrang ingay na namin, pero siya sobrang tahimik lang na parang nakatingin lang sa ano, sa kawalan. Ganun. Tapos, biglang nagsalita na yung isang kaibigan namin na parang saan ka ba galing? Yung tahimik na yun na babae, saan ka ba galing? Tapos nasagot lang ng babae, dyan lang. Papagod na nga ako eh. Palakad-lakad ako, kanina pa ako palakad-lakad. Tapos sinabihan ng kaibigan ko na huwag mo nga kami lukuhin. Tatlong oras na tayo rito nagkikwentuhan, nagiinom. Yung isa sa atin dito, lahat walang tumatayo. Tapos sasabihin mo sa akin na dyan ka lang, palakad-lakad. Tapos parang ano siya, para siyang napahiya na ewan, tapos tumahimik na lang siya ulit. Tapos tuloy-ulit yung kwentuhan. Tapos, habang nagkukwentuhan kami, kahit hindi siya nakakatawa, yung tawa niya na para siyang preschool na babae na tatawa siya na gano'n na. Tapos nakatakip yung kamay niya sa bibig habang tumatawa. So, parang wala naman akong kailan ng 40-something na babae na gano'n tumawa. So, parang gano'n yung dating niya. Tapos, biglang sinabihan na ng kaibigan ko na ano, na huwag kang manggulo dito. Kung sa kabilang ako, mas masaya ron. Ginamin. Tapos tumahimik ulit yung babae. Tapos maya-maya nagsalita na siya na ayaw na talaga, pagod na ako. Magpapahinga na ako. Matutulog na ako. Umano na siya. Tapos sinabihan namin yung mister niya na, oh pre, matutulog na raw siya. Pagod na. Samahan mo na.
So, punta sila sa room. Kinabukasan, wala siyang alam kung saan, sa nangyari. Mm-hmm. Tapos, tinanong na namin yung lalaki na nakakakita na lingon na lingon. Sabi niya, binakikita daw siya na bata nga daw, na babae, parang preschool. Tapos yung parang, yung damit niya na parang mga bata nakapisingin niya na parang nakadress yung dating ng bata. Na patakbo-takbo sa paligid ng mga kubo, sa mga puno, nagtatago siya, titikit, ganyan. Tapos hanggang sa yun nga, hindi na lang daw niya napansin na wala na lang siya. So, ang ano namin dun, ang inis namin dun is nasakyan nga siya noong mga oras na yun. So, wala talaga siyang alala? wala talaga. As in, wala. Ang alam lang talaga niya, nakikipagkwentuhan siya, pero yung part na yun na tumatawa siya, pati yung sinabihan siya na wala kang magulo dito, dun sa kabila, mas masaya, or saan kayo ba galing? Hindi niya rin alam yun, wala siyang alam. Pero, hindi naman kasi hard drinks din yung iniinom namin. Tsaka talagang nagiinom lang kami. Tamang kwentuhan lang, hindi yung para magpakabasag. Siyempre, bababa pa tayo ng bundok. So, mahirap yun. Tapos, meron pa. Sorry, medyo marami. Sige lang, go lang. Meron din sa ano, sa Mount nasa gilid siya ng Kaa Lake. So, sikat din po na bundok kasi ano eh, hindi naman siya ganun kahirap. Mababa lang kahit papaano malapit lang sa Metro Manila. So maraming umakit dito. Nung umakit kami doon, after lunch. So nakapag-lunch muna kami doon sa jump off, then akyat. Tapos may part doon na ang tawag ng mga mountaineer tsaka ng mga local manggahan. Itong manggahan na to, para siyang malawak na manggahan tapos may trail siya sa gitna. So, hindi ka makakakit ng nang hindi mo siya nanadaanan. So, may yung grupo ng tropa ko na sinamahan ko, nauna na sila. So, dalawa lang kami tropa ko na sumunod sa kanila. Tapos, pagdating din sa manggahan na yun, ako yung nasa likod, siya yung nasa harapan. Kitang-kita ko yung itsura niya na, na naghabang naglalakad, yung umigat yung backpack niya na parang napabend pa siya patalikod. Okay. tapos, inayos niya yung bag niya. Nung nakita ko na nag-bench siya patalikod, nung parang bumigat yung backpack ko, ganun din, ganun yung experience ko na ang bigat niya na kahit inaayos mo siya, parang may sumabit or ewan. Pero tinitignan ko naman yung likod ko, wala namang nasabit sa bagging or wala namang nahulog na parang buho ko na magpabigat yung bag. So sabi ko, pre, ano nangyari? Ginanong ko na lang siya. Wala yan, pre, lakad lang. So, okay. Sige, lakad lang. Hanggang sa makarating kami dun sa campsite, nakita na namin yung mga kaibigan namin. So, pitch na ng tent, ganyan, kwentuhan, prepare ng dinner. Tapos habang nagpe-prepare ng dinner, naubos lahat ng tubig na baaw namin. Kasi pinagluto namin dahil malamig yun sa bundok. Nagluto kami ng masabaw na ulam for dinner. Mm-hmm. So, dahil doon, naubos yung tubig namin lahat. And then, may dalawang nag-volunteer na, sige, bababa kami, mag-iigib kami. Kunin namin lahat ng lalagyan niya yung tubig, ilalagay namin dito sa backpack kami mag-iigib. Okay. Tapos, nung bumalik sila, namumutla na sila sa takot yung itsura nila. So, tinanong namin, na parang, ano nangyari? Takot-takot kaya, namumutla kayo, ano nangyari? Sabi daw nila, nung paakyat na daw sila, sa trail, may nasalubong sila na couple, babae tsaka lalaki. Mm-hmm. Pababa, tapos yung damit, casual na casual daw, hindi daw mukhang mountaineer, na parang, ang description nila is parang geeky night nga daw sa war. Okay. Hindi daw mukhang mountaineer na naka-dry fit ng damit, naka-hiking shoes, hindi daw ganun eh. So, dahil pababa sila, pababa yung couple, akit yung tropa, gumilid sila sa trail para makadaan yung bababa. Mm. Tapos, headlamp, naka-headlamp na pala sila kasi madilim na. Madilim na eh. Hapon na kasi nung nakakit lang eh. So, okay. Nung paakit sila, nakita nila may pababa na couple, iniwas nila yung headlamp nila para hindi masilaw yung bababa. Kasi wala rin headlamp. Mm-hmm. Isa pa yung so weird, walang headlamp yung couple, pababa. Mm-hmm. So, ginawa nila, para hindi masilaw, iniwas nila yung headlamp.
Tapos, gumilid sila sa trail para makadaan. Tapos, binati pa nila na, maganda gabi po, ma'am, sir. Tapos, hindi sila kinibok, ni hindi man lang daw tumingon sa kanila. Ganon, wala daw, nihoy, wala. Inis mo ka, sumot naman itong dalawa na ito, ano kayong ginawa na ito sa akin? Tapos, yun nga, wala pang headlamp. Pagkalampas daw sa kanila, wala pa daw 1 minute, nilingo nila, wala daw, ano, walang tao, eh, isang straight line lang na, ano, na trail yun. So, imposible yung hindi nila makita yun, paglingo nila patalikod. Mm-mm. So, nawala sila bigla. Kaya sila na natakot. Kinato nila. Tapos, okay na, social, inoom tulog, kinabukasan, pagbaba namin, may parang mountaineer stuff kasi doon sa baba. Doon naliligo yung mga mountaineer pagkatapos bumaba ng bundok. Tapos, may matanda na lumapit sa amin. Sabi, kamusta mga utoy? Okay ba? Ganda ba? Sabi namin, oh sir, maganda po dito sa lugar niya. Ganito, ganyan. 21. Tapos, ang bungad niya sa amin, may nangyari bang kakaiba? Ano siya? Tapos syempre, eh kami po mayroon po may experience bumigat po yung backpack namin nung asawa ko ganito ganyan sa may manggahan. Tapos ang sabi ng matanda, ay hindi wala yan, niyaya lang sa labay yun, sa labay. Sabi, ano po yung sa labay yun? Tapos parang sabi niya, at least parang maliliit na entity na sumasabit lang doon sa mga tao. Tapos aalis din yun. So naalala ko nung pagkabanggit niya na yun na nangyari kasi yung bumigat yung backpack namin pagpasok namin ang manggahan. Oo. Pero nung nakalabas na kami ng manggahan, ramdam mo na biglang nawala yung bigat yung backpack. Gumaan ulit yung backpack. So yun, okay na, na-explain na yung isa na yun. Tapos nagkwento yung ano yung nakasalubong ng couple. Sabi na, sir, meron po pala nung may bumaba po pala na dalawa, couple. Hindi naman muna mukhang, hindi po sila mukhang mountaineer. Cashon lang yung damit. Yan. Tapos nag-iisip yung matanda sa baby line na sabi niya na, ano yung itsura ng dalawa? So yun, dinescribe niya na. Yung lalaki po medyo, medyo chubby. Tapos, iniisip pa nila eh. Biglang din nung tungo na matanda. Kalbo ba yan? Kalbo? Mm-hmm. Oo, kalbo. Oo. Eh, yung babae, ano yung tsura? Singkit. Parang singkit. Parang singkit po yung mata. Ganyan. Tapos yung matanda, dinugtungan niya ulit. Yung maigsi lang yung buhok niya, di ba? Parang hindi pa umabot ng balikat, tapos medyo payat. Mm-hmm. Tapos, oo, yun nga po. Nagkwento yung matanda, may namatay daw doon, babae tsaka lalaki. Mm-hmm. Yung lalaki, nagdigdi doon sa manggahan. Okay. Yung lalaki na gano'n na itsura, nagdigdi daw sa manggahan. Yung babae, na parang gano'n din yung itsura, yung features ng katawan, ano siya, ang kwento sa Mountain Union Society, nagpakamatay daw yun doon sa tataas. Okay. Doon sa Rockies. Doon sa Rockies. Kaya pag umakit kayo ng mga sa bandang right side, may parang maliit na marble. Parang lapida in memory of that person. Exactly, that person. Ang problema kasi doon, bakit sila nakita magkasamang bumababa nung instant na yun, pero magkahiwalay silang taon na namatay. Okay. Merong kasi kaming, sino man nakausap? Tayo rin yata magkakausap nun eh. Tinanong ko rin ko Olivia yun. Apparently, merong, pag may mga earthbound spirits na, ayan sabi ni Audley, may love life. Merong earthbound spirits na nagkikita pa rin sila. And hindi naman necessarily, hindi ko sinasabing magjowa sila or whatever. Pero baka dahil nandun sila sa area na yun, dun sila nag-pass away, nagkakitaan sila. So apparently ganun. Hindi ko na kung nasama ko yun sa interview ni Daniel, Spirit Medium Daniel. Sabi niya, ang spirits, kala mo paligo-iligo lang sila dyan. Hindi. Minsan nagbe-make out sila, minsan nagaganyan sila, minsan nagsisex sila. So parang sabi, tinanong ko rin kay Olivia kasi si Olivia nakakita rin. So sabi niya, nung bata siya, nakakita rin siya. Tapos sabi niya, medyo bloody. So hindi ko siya nagtatalik yung dalawang yun. Pero baka
nag-meet each other sila dun sa place na yon, 'di ba? Nag-attract yung energy nila kasi kung pareho sila nag ganun nga, ganun ang nangyari sa buhay nila, baka yun yung reason kung bakit magkasama sila. Pero yung nakakatakot nga talaga na uy, nagmagkaibigan sila in the afterlife. Yeah, medyo ano, parang doon din medyo parang doon din ako naglulumihan na parang kung magkaibang taon sila namatay, bakit sila nakita na magkasama ang bumababa ng mundo. Tapos ano pa ba? Yung doon din panibago instance ulit ano na umakyat ako ng mga so ibang ano naman po, ibang set of friends na naman yung kasama ko. Sobrang dalas ko kasi talaga dyan. Yung isang guy dun sa baba, ano, naging kumpare ko na. So pag nakikita rin ako ng mga barangay, pagpunta ko ng barangay para mag-register, sasabihin na sa akin ng barangay na, oh, ikaw na naman. Kung meron ka na lang dyan, iwan mo yung registration, pwede ka nang umalis. Hindi nila ako binibigyan ng guide. Although required yung guide dun, hindi nila ako binibigyan kasi na sobrang kabisado ko na yung trail. So, yun. Akit ulit kami ng bundok, ibang set of friends. Tapos, wala namang nangyaring kakaiba along the way papunta sa taas sa campsite. So, smooth lang, okay, walang problema. Pagdating sa campsite, same routine, pitch ng tent, prepare ng dinner, tapos kwentuhan. Ang sa akin lang nangyari, pag umakilis ako ng bundok, ano eh, parang always yun, na laging may inuman doon. Pero yun nga, hindi talaga sobrang basagan para mawasa ka sa bundok kasi nga bababa pa kayo na buwas. Yes. So, ang kakaiba lang din dito, yung lahat na nakasama ko sa hike na to, lahat hindi nag-iinom. Okay. So, alas 8 ng gabi yun, tapos namin mag-dinner at magkwento, habang nagkikwentuhan, tinanong ko yung kaibigan ko na, pre, labas mo na yung alak. Ako, wala kami alak, di kami nag-iinom lahat. Okay, sige. Yosin na lang ako dito sa labas. So, lahat sila, pumasok na sa tent, tahimik na yung buong paligid. At ako yung, parang nagbantay lang ako ng konti sa labas ng tent habang natutulog sila. So, mga 1 hour, mga 9 hours siguro yun, okay na, matutulog na rin ako. So, habang nakahiga ako, mga 30 minutes na akong nakahiga, hindi pa rin ako makatulog. Yung katabi namin tent, kung isip kong nakahiga ako, tapos sa left side ko, may isang nag-iisang tent lang doon na pang 2 person, pero isang babae lang yung natutulog doon. Tapos the rest of the group, nandito na sa right side na magkakailera yung tent. Tapos, sumigaw yung babae, hindi pala sumigaw, nagsalita yung babae doon sa kabilang tent na, Kuya, gising pa ba kayo dyan, Kuya? Ako naman, iniisip ko, baka ibang kasama namin yung kinakausap niya. Kasi first time ko lang nakausama sila lahat, maliban sa isang tropa na nagaya sa akin, kaya para ako yung magka-guide, para makatipid kasi, yun nga, required yung guide doon. So, iniisip ko, iba yung kausap niya. Hanggang sa, parang nagpapanik na siya na takot na, na parang, uy, ano ba? Narinig na ba ako? Gising pa ba kayo dyan? Baka may gising pa sa inyo dyan, sumagot kayo. So, yun. Nagsalita na ako na, yes ma'am, anong problema? Sir, takot na po, labas ka ng tent. Okay, sige. So, okay, sabay tayo labas ng tent, ha? Okay, labas. Tapos, paglabas namin, nag-usap kami na parang, ma'am, anong problema? Kasi sir, takot na po ako eh. So, anong problema? Yun nga po, sobrang takot na takot ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, ano pong gagawin natin? Sabi niya, okay lang ba ma'am dito? Okay lang ba sir? Tabihan mo akong matulog dito sa tent ko. Sabi ko, hindi pwede, ma'am. Unang-una, first time na kita nakasama. Pangalawa, lahat tong kasama natin dito, kakilala mo. Pag nagising bukas ng umaga at nakita nila magkasama tayo yung tent na yan, issue yan. Mahirap yan. Ganito na lang. Diyan ako matutulog, lipat ka dito sa tent ko, 2 lalaki yung kasama ko dito, at least kakilala mo to. Kaibigan mo to mga to. So, okay. Sige, pumayag siya. Okay, sure. Palit kami ng tent, tulog. Then, ginabukasan. Yun, tinanong ko na siya. Ano bang nangyari kagabi, ma'am? Ang kwento niya, kasi siya na yung nasa pinaka-left side niya na tent eh. Katabi niya doon, mga damuhan na. Tsaka bangin. Ang kwento niya, doon sa left side niya, which is bangin na. Yes.
may humihinga na ano na something, hindi niya ma-determine exactly kung ano, pero may humihinga daw ng malalim dun sa left side ng pen niya. Mm-mm. Kaya takot na takot siya. Tapos sabi ko, baka naman ano lang, baka baboy na mo lang, ganyan. Oo. Hindi, sir eh. May rhythm yung ano eh. May rhythm yung hinga. Paghinga niya na parang may sinasabi pa na words na hindi ko maintindihan. Dun, so ganyan. Sabi ko, eh, siyempre, pwede nga yun na baboy na mo lang eh. Siyempre, gabi, madilim, tapos matahimik, yun ang yung narinig. No? Pwede, alam mo, maglilikot yung isip na baka mamaya may sinasabi yung habang humihinga na malalim. Ganyan. Sabi ko, wala, baka ganun lang yun. Baka baboy na mo lang yan. So parang, okay, parang pinagkibit palikat na lang namin. Tapos, kinanta ko dun sa kumpare kung ano, na guide dun sa baba. Sabi niya, meron na nangyayari ng ganyan dyan. Tapos, may nagpapakita rin dyan sa campsite na yan na ano, na matangkad na something. Hindi pa, wala siyang binigay na description kung may damit or wala. Pero, ang description lang niya, matangkad na tao. Mm-hmm. Dun sa campsite na yun. Pero first time ko lang may na-experience na ganung scenario dun sa campsite na yon. Aside from dun sa ano, yung naligaw kami nung una. Yung una ko na kwento. So yun. Anong usually, so parang kagaya niyan, given na nakakaramdam ka, naka-experience ka na, ano usually piniprepare mo kung akit ka? Meron ka bang, may nagtanong si Madam Suril, saan daw to? Saan ulit to? Sa Mount? Ano, may mga dala ka bang? Ano yung mga parang protection mo sa sarili mo pagpataas ka ng ganyan? Ayun. Yun nga. Wala talaga akong dinadala mong mga protection kasi medyo recent ko na lang dinalaman yung mga ganyan eh. Pero siguro kahit na nalaman ko na pwede magdala ka ng ganito, ng ganyan. Mm-hmm. Pero para kasing ang iniisip ko pa lang na magdadala ako ng gano'n sa bundok, medyo parang mas nagiging uneasy yung pakiramdam ko. Parang hindi siya usual na preparation na gagawin. Pero pwede, pinag-iisip ako rin yun. Mm-hmm. Pero usually wala talaga. From the day one or first experience ko na akyat, wala eh. Wala talaga po akong dinadalang gano'n. May tanong rin sila. Kagaya nun, actually natanong rin namin to sa isa na kausap namin pero baka ikaw may iba kang tips. Kagaya nun, yung na-mention ni Jack yun na parang sabi niya, talagang pag may nakasalubong ka sa trail, parang babatiin mo. So parang ganun ba? Meron rin ba kayong parang, ikaw, kung may binibrief ka ba sa mga umaakyat na first timers or second timers na kung may ma-experience kayong ganito, nakakaiba, meron ba kayong binibrief na ganun? Regarding dun sa yung pag may nakasalubong ka na kailangan babatiin mo, ang mountaineer kasi, ang main characteristic din kasi talaga ng mountaineer, magalang yan eh. Lalo na sa mga local. So, pag may nakasalubong kami sa trail, mapalocal man yan or mountaineer, talagang babatiin namin siya na, good morning ma'am, good morning sir, magandang umaga po, makikiraan lang po, ganyan. So ano yun, automatic yun sa amin na pag may nakasalubong kami, babatiin talaga namin. Kaya medyo unusual nga yun na yung binati nila nung pababa ng hindi ba lang sa kanila nag-respond. Uh-oh. Tapos, sa tips naman, pag aakyat, yun, yung nabanggit ko rin sa Discord na pag magsaset ako ng akyat, ang una ko niyayaya kasi yung mga kaibigan ko, at least kilala ko na yung mga yun. Uh-oh. Pangalawa, alam ko rin kung sino yung may third eye, ganyan, yung may nakaramdaman, yung mga ability in persons, ganyan. Tapos, pag nalaman ko yung mga yun, sila yung chinecheck ko from time to time habang nasa trail. Bawa, yes. Pag nagpahinga, take 5 mo na, pahinga. Mm-hmm. Yun, lalapit ako sa niya, meron ba? Meron bang kakaiba? Wala pa naman so far. Sige, basta sabihan mo ako ha, ganito, ganyan. Sila yung go-to person ko pagdating sa part na yon. Tapos, pangalawa, yun nga, unang-una pala dapat kailangan magdadasal nga sa part ng, bago magsimula ng akyat. Yun, ginagawa lagi namin yun, magdarasal. Regardless kung ano pa religion mo, gawin mo yung sarili mong dasal, ganyan. Pero yun, unang dasal. Pangalawa, yun nga, chinsya ko sino yung mga
abilitated person na kasama. Pangatlo, sinasabi ko rin yun, after magdasal, so sinasabi ko na may instance siguro na may experience kayong kaiba. Kasi syempre bundok to, hindi natin to baluarte, di ba? So sinasabi ko na pag may na-experience kayong kaiba or may naramdaman kayong kakaiba at hindi naman siya ganun kalala, keep it to yourself muna kung gusto i-assess mo or pakiramdaman mo kung ano man yun. Then pag tingin mo at sobrang alarming na yun, sabihan mo ko or sabihan mo yung mga ibang kasama mo sa trail or sa hike. Para at least aware pare-parehas na may ganung scenario or may ganung kakaibang kaganapan dun sa bundok. Mm-hmm. Then yun nga, katulad nung na-experience namin na may dream na napanaginipan mo before the hike, pwede mo rin sa aming i-share yun para at least aware din kami na may ganung na-experience. Maganda yan. Maganda na sasabi niyo yan na before yung taas, kung meron kayo naramdaman or na experience, i-share nyo. Kasi, I mean, hindi pala na mawawala, di ba? Malay mo, merong ano. Wala na mawawala eh. Kasi, kesa naman sabihin mo siya nung tapos na parang, bakit ko sa sinabi yan eh, ganyan pala rito, gano'n. Tsaka sinasabi ko rin yung background ng bundok na pag, nakit ko na itong bundok na yan dati, kung may narinig ba ako sa mga locals o kung may sarili akong na-experience sa bundok. Mm-hmm. Sinasabi ko rin sa kanila yun para daw maging prepared sila kung sakaling mang experience nila yun. Yes, oo. Sige. Crow, bago mo i-share, alam ko, I'm sure may baon ka pa dyan. Si Kasu. Kasu, sabi mo may kwento ka ng kapatid mo. Sure. Oo. I-ano mo muna. Para may mix tayo. Sige, Kasu, nandiyan ka ba? Pasok? Ay, opo. Ayan. Na-disconnect ako eh. Okay. Rinig naman. Okay, ano ba yun? Yung sa kwento nun sa brother ko, I was sa Bulacan. Hindi ko na maalala yung name ng bundok eh. Mm-hmm. Supposedly, dapat kasama ako noon nung mag-hiking sila with my ninong and ninang. Pero may sakit ako nung time na yun, so hindi ako sumama. I was, ilang taon ba ako nun? Parang 8 years old ako nun, tapos nasa 11 or 12 yung kuya ko. Okay. So, nung umakit daw sila doon sa mountain, may kasama silang guide. Pero halfway through the hike, nawala yung brother ko at saka yung pinsan ko na mas na 1 year younger sa akin. Nawala sila. Mm-hmm. So, hinanap daw nila. Tapos nung nakita nila, malapit sa parang siyang small body of water. Okay. Nandun sila. Mm-hmm. Tapos, parang naglalaro, ganyan. Tapos nung tinanong nung ninang ko, ginagawa niyo dyan, balik kayo dito. Ayun, sabi nung pinsan ko, yung kuya ko daw, may hinuhuling isda na puti na may paa. Okay. Yung sinabi. Uh-oh. Tapos, siyempre, parang dalawang bata sila, excited sila. Para pumunta sila dun sa mga adults, sabi nila, hey, may isda, may puti, may paa, hulihin natin. Gusto nilang hulihin. Tapos parang iuwi, going pet. Pero yung guide, parang sinabi, huy, huwag kayong nanguhuli ng kung ano-ano dito. Gumanon lang siya. Tapos, ayun, diretso si after na sinaway nung ninang ko, yung brother ko, yung pinsan ko. Tapos nag-diretso ulit sila sa hiking. After no, parang out of nowhere, biglang kinimatay yung kuya ko throughout dun sa trail. Mm-hmm. Kinimatay siya, tapos bigla siyang suddenly he was burning up. Okay. May fever siya bigla. Tapos sabi nung guide, kasi may ginalit kayo eh. Mm-hmm. Pinaglaruan yun, nananahimik, inistorbo, yung ganun. Mm-hmm. Tapos, yun yung pag-uwi. Tapos, syempre, dahil may sakit na yung kuya ko, umuwi na sila. Tapos, pag-uwi nila, yung ninong ko and yung ninang ko, parang, yung ninang ko lalo na, parang pikon na pikon siya, sinasira yung trail, tapos, bayad na kasi yung guide, ganun. Oo, oo, oo. So, umuwi siya, tapos nagagalit siya. Tapos ako, parang, ano nangyayari? Akala ko, ang aga niyong umuwi. I thought na, buong araw kayo and gabi na kayo uuwi. Bakit? Parang wala pa. May araw pa. Nandito na kayo.
Tapos, yun nga, kinuwento sa akin nung ninang ko na, ano, yung kuya mo kasi may pinaglalaroan. Oo. Yan tuloy, nilagnat. Tapos, ano, yun, one of my questions is, meron ba kayong alam na ganun? Kasi kami, hindi namin alam kung ano yun. Yung sabi nung guide is, parang diwata daw. Parang ganun. Pero kami, parang, syempre wala naman kami alam sa ganun. Iniisip namin, ano yun? Ano yung isda na may paa? Tapos kulay puti. Tapos ang description nung kuya ko, 12 na siya, sabi niya, sobrang ganda daw kasi nung isda. Parang ano, parang nagla-light up yung scales na mukha daw, parang siyang koi fish na sobrang puti na nag-reflect yung sunlight dun sa scales. Tapos yung paa niya, parang translucent na basta ang ganda daw tignan. Kaya gusto nilang hulihin. Yun lang siya. Maraming na ring theories dito sa sa chat. Pero same ako kay EJ. Feeling ko, it's a mountain spirit na pinaglaruan. Kasi yung nakikita niya, feeling ko, I'm not sure, ikaw, nag-D&D ka, parang glamour, parang gin-glamour siya. Kung ano yung nakikita niya, di ba? Pero in reality, wala siya nakikita ng ganun. Pero siguro, kasi consistent lang sa stories ni Gray, consistent sa story nila Sam, nila JP, na pag may ginawa kang something na hindi nila nagustuhan or nabastos mo or whatever, dun kanila binabalikan in some way. So yun ang basa ko. Yun ang, again, theory ko to sa nangyari. Wala ako dun. Kwento mo lang ang basis ko. Na nag-glamour, kin-glamour siya. Tapos yun nga, dahil nagka-fever siya dahil pinaglaruan, yung term, di ba, na pinaglaruan. Hindi ko alam kung yung iba dyan, kung ano yung haka-haka nyo or yung theory niya dun sa nangyari sa kapatid ni Kasu. Sige lang, mag-open kayo mic, wag kayo mahiya. Tahimik lang talaga. Oo nga eh. Wala nakikinig no, nagigames kayo no? Hindi, nakikinig naman. Ayun. Oh, ay na-disconnect. Oh, yun. Natutulog kami. Ah, natutulog. Okay. Joke. Hindi. Nakikinig. Sige EJ, ano yung sayo? Theory mo. Hindi, yun nga. It's a mountain spirit. It's the mountain spirit, yun lang. I was looking at the description kasi then nang sumagi sa isip ko is the oxaloth science. Oxalotl? Hindi. Yun. Oxalotl. Oxalotl. Yun yung nasa, ay, parang ganun. Parang ganun siguro nakita. Mm-hmm. May paa tapos puti. saan native ang oxalotl? Hindi ko rin alam eh. Sa deep. Oh, sa deep. Deep water fish siya. Oo, deep dweller sila. Pero bakit sa surface siya? Dun sa mountain kasi, parang ano siya, yung mga maliliit na lagoons lang, may mga parang small waterfalls doon na pwede kang mag-swimming, pero dun sa mountain siya, nothing too deep. So, ako ko, ano yung nakita niya. Kaso question, Bulacan, no? Yung mountain. Apo. And then, na-diwata according sa guide. Parang yun yung best description ng guide. Parang hinulaan lang daw niya. Okay. Kasi hindi rin niya alam eh. So, kasi sa Tagalog, may diwata ng gubat. So, yung diwata, when I use yung diwata term, hindi siya yung diwata na babae, like Encantadia type ha. Ito yung mga gods and goddesses ng pre-colonial Philippines. So, gender benders sila. Wala talagang sex, male or female, parang male sila in one part of the country, female sila in another part. Pero going back, since Tagalog region yan, and yun yung ginamit ng na term ng guide, baka yan si Uwinan sana. So, paspel naman sana JP, sige. Google ko. Uwi. Uwi. Nan. Ayun, nakita ko na, Uwinan sana. Oo, nakita ko na, Uwinan sana. So, si Uwinan sana siya yung diwata ng gubat. So, protector of the forest, lahat ng hindi dapat mahuli, medyo pinapunish niya. Medyo creepy ah. Kasi, I don't know if nakapunta ka na dun sa ano siya, yung mountain na yun, ang popular sa kanya is yung, although it's a mountain, heavily forested siya. So, wala lang, parang ang, yung description mo dun sa entity, parang nag-match. Hindi kasi parang you also have to look at it this way na
So gubat yan. It's supposed to be a natural place. So kung hindi si uwinan sana, maybe it's one of those spirits na huwag mo naman huliin to. Rare species na yan. Iwan mo na lang sa natural habitat. Yung ganun. I won't say na tama yung ginawa sa kapatid mo, pero maybe because hindi siya sensitive kagaya namin, baka hindi niya narinig yung warning. So, next best thing is mag-anon. Nilagnat. Oo. So, kasi sobrang ang weird nun kasi he's a healthy boy and he doesn't get sick easily. Pero yung bigla siyang hinimatay, tapos yung fever niya sobrang taas na parang hindi din nila alam kung ano, saan nanggaling yung fever. Bakit? Kaso Chinese ka, no? Chinese Filipino, yes. So nung yung tinitreat yung fever ng brother mo, parang yung pinainom sa kanya is para matanggal yung lamig sa katawan, no? Ano, since yung family, mother side ko kasi yun, yung mother side ko, they're a family of doctors and nurses. So, okay. The usual, you know, pharmaceutical medicine. Okay. Baka pinapasukan lang ng malamig na hangin. Usually, ganun lang when it comes, yung sa stories na alam ko ha, na narinig ko from mga culture bearers. Usually, pag diwata, it's never yung severe sickness na parang yung boils and everything and yung makikita mo sa mga babara. Usually, napasukan lang ng malamig na hangin. Yun lang din ang story ko. Mm-mm. Thank you for sharing. With si Crow sabi, kung Mount po yan, falls po ang highlight ng akit dyan at hindi yung summit. So, baka yun, kailangan ma... Hindi natin sure. It's bagay, hindi ka rin sure kung ano yung ano na yun, yung mountain na yun. Basta magtabi-tabi po lang kayo, ganun lang yun. Going up the mountain, tabi-tabi po. Yung malapit po ba yun sa Mount may likaw-likaw? Malapit siya. Ayun, okay. Tama nga, yung highlight ng akit dyan, hindi yung, kumbaga akit ka dyan, hindi yung summit, yung habol mo dyan. Yung hagdan-hagdan na fall. Mga pitong falls yan, na magtakapatong siya. Tapos, may nakwento lang din sa akin na ano na story. Yung pinsan ko, hindi ko na siya personal experience. Yung pinsan ko, parang same lang din experience ni ma'am. Mga kwento lang. Ano siya eh? Wait lang po. Sige lang. Scaring sa mga Grabe. Makit pa naman ako doon. Jack, may bantay ka naman eh. Ay, hindi pa ako over the time na yun. Sorry naman. O di, kaya na ngayon. Wala ka ng takot. Pwede ka na umakyat. No fear. Oo, no fear. Sana. Gaya ng sinasabi ng mga tao, if you let fear get to you, dun sila... Mm-hmm. Yeah. Si Jack, ironic, matatakotin tapos may bantay, di ba? Parang ito. King energy pa bantay niyan. Maganda ng sure, no? Hey, teka lang, habang nintay si Crow, ako muna, sige. Actually, si ano, before I start, ang ganda nung role ni Crow sa group nila kasi, unlike dito sa kakwento ko kasi, yung sweeper, yung sa dulo, sa kuya ko to eh, natakot siya. Kumbaga parang nag-panic sila. Mm-hmm. Pero yun yung nag-prompt sa kanila na mag-pitch sila ng tent. Okay. Kumbaga parang nangyari to around ano eh, mid-90s yung mga kuya ko. Yung grupo niya, siya yung mga kabanda niya. Mahilig siya na umakyat. So, okay. Somewhere up north daw to eh. I forgot kung saan sinabi niya. Anyway, ang nangyari, yung mga headlamp nila dati, mga battery operated pa. Pero di ba normally pag ganyan may mga preparation niya. So, dapat mga fully, ano, mga, yes. Mga bagong batteries and yes, all, uh-huh. Mga energizer pa. Merong isang part daw nung umakyat na sila na ang ingay nila, kwentuhan, syempre typical ng mga harutan ng mga group, puro lalaki sila halos. So parang meron daw point doon sa akit nila na nalobat yung mga headlamps nila. So nagtaka sila, parang bakit lobat yung mga bago itong mga battery natin? So inisip nila, ay baka sa lamig or something. Pero sige din, kasi meron naman tayong kandila na dala para ano, for times like this, emergency. So ang nangyari, nagkandila sila, nagtuloy sa train, ingay pa rin sila. Then yung nasa harapan, napapansin niya na yung nadadaanan na nila is may mapapatak na kandila. Na parang wait lang.
Tapos napansin din nila na yung isang part na may bato na malaki, dadaanan na nila yun. Dadaanan ulit nila. And then dumating na nga doon sa point na yung sweeper, tumakbo na siya, papunta sa gitna. Na parang, wait lang, nasa likod ka na. Ba't nandito sa gitna? Na parang, hindi, sige, magpaumaga na tayo dito. Kasi, ano eh, pagod na ako, baka ano. So, nung di siya nasalita, kinaumaga niya kinuwento na feeling daw na may naingayan sa kanila. Kasi, yung sa pabalik-balik nila na yun, may nakita daw siya na tumatawang babae na nandun nakatungtong sa bato, nakatingin sa kanila, tinatawanan sila. Parang, ah, naliligaw na sila. Kasi ang ingay nila. So parang napaglaruan sila. So actually, before ako nag-umakyat talaga, hindi ko pa natatry yung ano, ha, overnight. Ha, mostly day hike kasi natatakot pa ako. Eh. Hmm. So before ako umakyat talaga, kahit day hike na, nagtanong-tanong na sa kuya ko, ano ba kailangan daw eh? So talaga pag umakit ako, super magalang ako sa area. Oo. Lahat, super magalang sa lahat. Kasi nga, mahirap nang mapaglaruan. Kasi wala tayo saan. Eh, home court nila yun eh. Oo. Wala tayong laban doon. Marami yun. At home court nila. Baka doon ka nakakuha. Jack, baka kaya dahil sa sobrang galang mo doon, doon ka naka, doon sumama sa'yo. Hindi ba? Hindi daw, sabi ni Gerard eh. 17, ano, around 14 yung isa, yung pangalawa, around 18 daw eh. Hindi pa ako bakit ang bundok nun eh. Ah, pero okay. Ayun nga. Pero yung kwento ko sa ano naman, yung sa akin naman, yung ang weird lang yung sa Mount, maigsing hike lang din yun eh. Mm-hmm. Basta meron nga yung ano, nakwento ko yung sa mountaineering na ano eh, na friend. Yung meron kasi yung part doon na medyo pa-vertical na siya na ano. Mahirap siya akyatin, dapat paano ka dapat, pa-crawl ka para hindi ka madulas or maano something. So lahat kami parang ano, parang ano eh, game face kami para o sige, ano tayo, crawl, semi-crawl tayo para umakyat. Tapos biglang may tumunog na parang ano, nag-growl na baboy rabo. Tapos nagtingin lang kami lahat. So, wait lang, ano yun? Kaninong chan yun? Kasi before lunch yun eh. So kala namin may gutom na parang ano yung tumunog. Sabi parang, ay hindi chan yun. Tingin kami sa paligid. Wala kami nakitang baboy rabo. Wait lang, tigil muna tayo. Tapos ang tanda ko nga nun parang ano, yung friend ko na veterano na office mate ko yun eh, na siya yung nag-organize nun. Alam ko, tanda ko nun, nahilo siya nung after nung sa point na yun eh, nahilo siya dun eh. So hindi ko alam baka may nagalitin sa amin or something. Mm-hmm. Naingayan din sa amin. Mm-hmm. So tanda ko, nung hiniraman niya yung katingko ko nun, lagi ako may baong katingko kasi. Tanda. Pati paakit ng bundok may baong katingko ah. Oo, kasi ano, baka may mahilo, which is nangyari nga talaga. O, nahilo siya na parang, wait lang, ang minor na climb to compared sa mga inakyat mo, pero nahilo siya. So, mm-hmm. Hindi rin daw niya alam. So, ayun, nagpahinga lang muna kami. Kaya, ayun, mabuti talaga na kung akyat kayo, if ever, ano na lang talaga, super magalang na lang kayo sa lahat ng bagay. Mm-hmm. Kung makita kayo na maganda, appreciate yun na lang. Bawal kang mag-iwan, bawal kang mag-uwi. Eh nang ano yun yata yung ano po yun ng rule eh, bawal kang mag-iwan nakalat or oo, bawal ka rin kumuha ng ano pauwi, bawal yun. So baka mamaya mangyari sa iyo nangyari sa kapatid ni Kasu. Oo nga, diba? Mahirap na, baka may magalit pa, mauwi mo pa. Alam ko rule rin yun eh, yung parang baka mag chime in si Crow dito na tsaka si yung isa pa natin hindi nagre-reveal na climber dito, na parang nothing left behind, parang ganoon. So alam ko pati paligo, bawal ka maligo ng with soap doon eh, tsaka shampoo eh, 'di ba? Alam ko bawal 'yun eh. Na po yata 'yung sinasabi nila na ano, leave no trace. Leave no trace. Oo, tama. Yeah, tama. So leave nothing but footprints, take nothing but pictures. Basta parang ganoon eh, kung ano 'yung nakita mo doon, i-appreciate mo lang siya. Wala kang ibang kukunin doon. Pwede mong hawakan siguro, pero wag mong kukunin, ganyan. Mas maganda siguro, wala lang hawakan. I-appreciate mo siya. It is. Kasi yung mga namin, tanda ko yun, may mga nakikita ko magandang puno na, ah, ganda siguro magpa-picture dito or ganda siyang hawakan. Pero off-trail siya. Hindi ko nalang in-attempt. Ay, baka, ayoko, baka may madaanan pa ako na hindi dapat madaanan. So,
doon ka lang sa trail. Mm-hmm. Sa yung sa part na yun. Oo. Crow, ikukwento ko lang mabilis. Ito mabilis lang to. Hindi ko lang po yung, I'm assuming, yung sinabi mong manggahan na area nung bumigat yung bags nyo. I mean, I'm assuming mango trees yun. Tama ba? Hindi. O tawag lang manggahan. Yep. Uh-huh. Okay. So, nung kausap na, nakausap namin si Sir Gerard nitong weekend, sabi niya, JP na alam, sabi niya, confirmed, lahat ng mango tree, portal. Sinabi rin niya sa akin. Sinabi niya rin. Oh. Lahat ng mango tree, portal. So, hindi. The feeling ko talaga lahat ng mangga, lahat ng balete, lahat ng nara, lahat ng akasha. Ay, yung mga yun. Ayan. Oo. The big four. Basta yung makakapal, hindi naman. The big four talaga. JP, may akasya sa amin sa Bulacan. Ang dami. Mm-mm. Diba nga yun yung akasya sa harap ng bahay nyo? Ay, manggay na sa harap ng bahay. Sorry. Si friend, manggay. Tama ba? Mangga Jack, si friend manggay. Mm-hmm. Pero manga. Yun, so crow ba, malamang, yun nga, kaya dun may nangyayari kasi portal yung area na yun. Kaya merong, may dumadaan. Hala, sumama sila. Piggyback ride. Actually, may isa pa eh. May nakalimutan akong banggitin na nangyari din doon. Yung akit namin na nung bumigat yung backpack. Ay, same akit na yun? Yes, oo. Same akit. Nakalimutan ko lang siya. May kwento. Sige. Kasi same akit na yun, di ba, may sinusundan nga kami isang grupo. Yung grupo naman na yun, nung dumaan sila doon sa manggahan na yun, habang naglalakad sila, may ibang footsteps silang naririnig na at saka nararamdaman. So, nararamdaman nila, naririnig nila, may ibang footsteps doon na may rhythm talaga na parang nagmamarcha. Ganun yung description nila. Ang ginawa nila, tumigil silang lahat. Pero tuloy-tuloy pa rin yung marching na sound tsaka yung pakiramdam nila along the trail. So, tinanong din nila yon doon sa matanda na nakakakwentuhan namin sa baba. Sinabi rin nung matanda na tingin niya, mga Japanese soldiers na nagpapatrol dun sa bundok na yun, nung Japanese era. Mm-hmm. So, pwede nga talaga. May echo. Yeah. Grabe ang history ng mga bundok. Pero sige, go. Crowex, ano pa yung sabi mo kanina meron ka pang baon dyan? parang nahawig niya yung nakwento nila kanina yung fish na merong yung sa amin naman ito yun nga ito naman nakwento na lang sa akin to ng pinsan ko na matagal lang umaakyat sa akin na siya yung nag-influensya sa akin mag-hiking. Sila naman sa Mount ang tawag din yung mga mountaineers dito kasi Ghost Mountain. So na-feature na rin siya kay na-feature na rin siya sa Channel 7 yung kay Julie Vega, yung lugar na yun, doon din yun eh. Habang nag-hike naman daw sila, yung isang kasama daw nila, may nakita raw silang butterfly na lumilipad, pero iisa lang yung pakpak. Tapos, nung sinubukan daw nilang hapulin para tignan ng mas malapitan, ganyan, nawala na lang daw bigla yung butterfly na yun. So, parang, wala, sayang, tinapasanan natin ng malapitan. So, okay, lakad daw ulit. Ang sumunod naman daw na nangyari sa kanila doon, may sumisit-sit daw sa kanila mula sa malayo. So, parang may sumisit-sit. Okay, lakad lang. Habang naglalakad daw sila, lumalapit daw, nung papalapit yung sound na yun na sumisit-sit sa kanila. Hanggang to the point na yung sumisit-sit na yun is parang nasa tenga na raw nila. Kaya pinaripas na nila ng takbo kapit yung entrail sa sobrang takot. Ang last nakit ko kasi doon, kailan ba? 2015 pa siguro, gano'n nakatagal eh. Nakakapwentuhan namin yung locals doon. Kahit noong mga panahon daw na yun, nakikita pa rin daw nila si Julie Vega na naglalakad-lakad doon sa lugar nila. Si? Sino? Sorry? Si Julie Vega. Uh-huh. So, yung child star dati. Oh no! Yeah. Nakikita pa daw nila doon na naglalakad. Wait lang. Wait, nire-research ko si Julie Vega. Sorry, nakalimutan ko sino siya. Child star siya. Tumindig malahibo ko. So parang siya? Saan siya napunta? Oo, parang na-trap si Julie Vega. Na-trap siya doon? Parang roaming lang siya doon. Parang trap siya ganun. Based sa kwento ng mga local. Nakikita pa rin daw nila na naglalakad-lakad doon sa vicinity ng lugar kung saan sila nag-shooting. Mm. Oh my God. Pag kung itatali nyo yun sa sinabi ni na kwento ni Miss May na merong spirits na
merong elementals na nagtatrap ng human spirit, posible, parang ganun, di ba? Natrap siya doon forever, kawawa naman. Tapos on that same na ano rin, na lugar din, kasi bago ka makakyat doon, ano eh, may dadaanan ka munang kuweba. So, doon sa kuweba na yun, meron din ano doon, yung mga stalagmite, yung mga matutulis na bato sa taas ng kuweba. Meron sila doon part na ano eh, may Santo Niño sa taas, nilagay lang din ng locals. Not sure kung what it's made of pa, pero may nilagay daw sila doon sa Santo Niño. May mga ano daw, may mga times daw na ano, pag nag-guide sila papunta ng minsan nawawala daw yung Santo Niño na yun. Tapos the next day na akit sila ulit doon, makikita ulit nandun na ulit yung ano, Santo Niño. Mm-mm. So, nawawala-wala daw yun. Santo Niño'ng gala. Baka nag-chill. Yeah. Mm-hmm. Hindi, may ganung term, may Santo Niño'ng gala, di ba? Ah, may ganun. Oo. Kasi may ganun term. Gumagala sa Santo Niño'ng gala. Kasi Santo Niño kasi ako, taga-Tondo kasi ako. Kaya Santo Niño kami, yung patron saint na growing up. So, narinig ko yung term na 'yan. Kasi sinabihan din kami dati nung neighbor namin kasi yung Santo Niño namin nilagyan ng fiberglass na cover para hindi maalikabukan. Sabi nung neighbor namin, "Uy, huwag niyong takpan 'yan, hindi pa makakagala 'yan kung may takit." So, nervous naman nanay ko. Buisit na yan. Sige, natanggalin natin yung cover para makagala siya. Eh, ayun. Pero narinig ko na yung term na yan, yung Santo Niño'ng gala. Yung para siguro yung origin niya, no? Gumagala siya pag, ano, pag kinakailangan or pag gusto mo. Oo. Sobrang maganda malaman talaga yung ano ni Santo Niño. Pero sige, go. Chromis sa sabi. Meron pa. Namang... So ito, sobrang mystical talaga nung ano, nung bundok na yan. Sobrang, as in, sobrang ganda. Isa sa mga bundok ng sa Pilipinas ng para sa akin na ano, maganda yung trails niya. Na malinis, maliliim, mapuno. Yan nga, sobrang mystical lang nga niya. May instance na umakyat kami dyan. Nagsimula kaming umakyat ng part ng ano, Santo Tomas, Batangas. Tapos itatraverse na ano siya. Pababa kami ng ano, UPLD. Mm-hmm. Inabot kami ng gabi eh, sa pagbaba kasi hindi rin maganda yung pakiramdam ko nito. Umakyat kami na nilalagnat talaga ako bago magsimula yung trek. So ano nangyari, yung buong grupo, nahati kami sa dalawa. Nauna yung isang grupo, nakababa na sila maliwanag pa eh, hapon na eh. Tapos ako, tsaka yung girlfriend ko ngayon, yung time with you, ngayon, dalawa na lang kami naiwan sa trail. Tapos inabot kami ng gabi eh, mga alas 8 na siguro ng gabi, wala pa kami dun sa Aguila Base na tinatawag nila. Merong mud springs. So, may malapad dun na trail. Tapos, dalawa lang kami. Naka-headlamp na kami dahil nga maliwanag na. So, ang position namin nun is ako yung nasa harapan, ako yung nag-lead, siya yung nasa likod. Tapos, makikita mo talaga yung ano, yung fireflies na nasa harapan mo lang. Mag-iipon-ipon sila sa gitna ng trail. Tapos, sasabog sila pa pataas. Ganun yung ano, yung setting ng lugar na yun, ng oras na yun. Wow. Tapos habang naglalakad kami, nagsalita yung girlfriend ko na, narinig mo ba yun? Which is ako naman, wala ako na, unang-una wala ako narinig. Mm-hmm. Sabi ko, walin. Wala, sige, lakad lang. Okay, lakad ulit. Tapos, narinig ko, may narinig na ako unti-unti na palakas na nag-humming siya. Babae na nag-humming. Nung narinig ko siya, hindi ako natakot eh. Na-curious ako kasi ang ganda kasi nung poses ng pag-humming niya, maganda yung melody. Basta as in maganda yung ano, yung tunog na kinikreate mo. Tapos sabi niya, ayan, narinig mo na ba yan? Sabi ko na lang, yung alin ba? Yung alin? Yan, hindi mo ba narinig yan? Sabi ko, yung alin nga, kinoconfirm ko sa kanya, gusto ko marinig sa kanya na ang narinig niya is yung nag-humming. Tapos nagagalit na siya na, ano ba, hindi mo narinig. Yan o, yung nag-humming na maganda. Yung maganda yung boses. Ganyan. Tapos sabi ko, inisip ko para hindi siya matakot. Akin yung cellphone mo. Papatugtog tayo ng malakas. Tapos nung pinlay ko na yung music, yan, kuha ka mo, lakad. Kasi maggabi na eh. Nakabutin tayo ng ano, late na. Baka ba tayo masakyan pabalik ng Manila. Habang piniplay niya yung, mas naririnig ko pa rin yung nag-humming na yung sa gilid. Ang problema kasi dito, yung trail na yun, pag nandito, yung nasa right side namin, wall siya na lupa. Tapos puro gubat na yan. Dito naman sa side, bangin na siya. Na puro puno rin. So,
dito sa left side niya yung nagagaling yung nag-humming na maganda yung tunog, which is imposibleng video ko yung machine kasi malayo pa kami doon sa pinakamalapit na bahay. So wait, sa bangin nanggagaling banda? Sa side ng bangin, tama ba? Mm-mm. Sa side ng bangin siya nanggagaling. At malayo pa kami sa pinakamalapit na bahay kaya imposibleng nagbibideo ko lang yun or something na maliwa, malakas yung sound. Tapos yun, ganun pa rin. Pinapakinggan ko lang siya hanggang sa unti-unti na siya nawawala dahil iniintindi ko rin yung nasa likod ko na iginagay ko na para makababa kami ng maayos. Tapos, nung nakababa na kami, pagdating kami ng UPLB, habang naliligo siya, search kagad ako sa Facebook. Tapos, ay, search agad sa internet. Pinost ko agad dun sa mountaineering page na baka may experience kayong ganito, ganyan, dito sa man... ganyan, side na ng UPLB. May man nag-respond dun na, ano, na na-experience din nila yon. Mayroong nag-humming na babae na maganda yung tunog na kinikreate niya. Tapos, may nagkwento rin doon na na-experience din nila yung ganun. Naligaw sila. Tapos, narinig nila yung humming na ganun. Sinundan nila na na-aksidente sila. Na na-injured yung ibang kasama nila ron. Tapos, mayroon din isang nag-respond na ano, wala naman sila narinig na ganun na nag-humming. Pero, ang nangyari naman sa kanila is naligaw sila sa bundok. So, day hike lang dapat sila nun. Dahil nga, inabot sila ng gabi dahil naliligaw na. Naubos na yung supplies nila ng pagkain, tubig. So, para makasurvive, hanap ka agad ng tubig. Yun yung first na kailangan mo hanapin. So, nakahanap sila ng parang maliit na sapa. Doon sila nagpalipas ng gabi. Kasi talagang hindi na nila mahanap yung trail pabalik eh. So, doon sila natulog. Tapos, uminom na sila ng tubig. Kasi pare-pares ng pagod. Wow na, gutom. Kinabukasan, doon sa spot na yun, gusto sila nag-stay na mayroong sapa. Kinabukasan, walang trace ng tubig. Doon sa spot na yun. Wow. So may nagtumulong sa kanila? Tumulong. So nung tinulungan sila parang gano'n. Para masurvive nila yung sabi. Ang tatanungin ko dyan, ang resident nag-aral sa Los Baños dito sa atin si JP. Oh, ano yung, may narinig ka ba dyan tungkol doon sa mga kumakanta? Parang siren eh, no, pag-isipin mo. Direk, antayin na lang nila episode. Kung may metro doon. Hindi nila. Hindi mo yata nakwento. Hindi mo nakwento yung kumakanta. Wala kang kwentang bundok sa part 1 and part 2 mo eh. Kumakanta siya. Pero hindi ko lang narinig kasi nag-eye to eye nga kami nun. Diba? Ah, ito yung nakita yun. Mo siya. Oo, tama. Yun. Siya yun. Oo. Intayin nyo na lang episode. Diba nga may folklore sa kanya na pag nawala sa bundok niya at parang magalang naman, tinutulungan niya. My God, eye to eye talaga. Oh, may eye to eye sila. Wait, yung episode ko. Ang tagal kasi na March, grabe. So oddly, intayin mo na rin yun. Ano kung may kwento ka sa, may picture ka sa bridge. Binigay lang ba sa'yo yun, oddly, or sa'yo yun? Yung sa Forever Bridge ni ano, LB. Oddly, nandiyan ka pa ba? Anyway, nandiyan ka? Baka lumalamon. Okay. Ayan na. UPLB Audrey. Na din? Hindi, meron kasi akong friend na ano na sobrang sakit ng ulo nila doon, yung pala may parang image daw ng babae na nakita ng anak niya na nandun sa may bintana ng bus. Tapos send niya sa akin yung picture para gumaan yung kanilang ano, tawag doon, karamdam. Tapos yung picture na yun may gumagalaw, sumasakit din ang ulo ko, tapos nahanap kong sino. Tapos yun nga, gumagalaw yung entity na yun doon sa picture. Nung nakita ko na yun, gumaan na lahat ng sakit ng ulo namin. Parang gano'n. Sinend niya lang sa akin. Ewan ko ba't niya sinend. Gusto kong pumunta ng UPLB. Basta guys, wait na lang episode ko. Colorful ang UPLB experience. Maganda yung kwento niya dun sa ano. Na racial profiling pa ako sa UPLB. Oo nga pala. Bakit? Antayin mo na lang yung episode niya. Antayin niyo na episode niya. Oh, di ba? Para meron namang konting sabik sa mga episode. Abangan niyo na may thrill. Oo. Sa kakilala ko ni Direk, mahilig akong mambitin. Oo nga. Corrected by. Oh. May narinig akong tanong. Sino may tanong? Ay, ibang bitin. Sino may tanong? Gusto ko i-confirm. Ako, Direk. Kung totoo yung mga nakikita ko. Gusto mo share yung picture? Ayoko mag-share ng picture. Baka yung mga sensitive dito biglang maano eh. Magulantang. Wag na, gusto ko rin, wag na natin i-share kasi gusto ko nga i-confirm kung totoo yung nakita ko sa story ni JP.
March pa pala. Not sure lang kung nakwento ko sa Campfire Stories, pero nakwento ko kay Direk. Oo, nakwento sa akin yun, yung bridge, yung experience mo sa bridge. Tsaka mas extensive naman yung kwento mo sa akin kasi mas matagal tayo nag-usap nun eh. Oo. 8 hours nga eh. Oo, 8 hours. Wow. Hindi joke. Hindi joke yun ha. Hindi joke yun. 8 hours talaga. I mean, 4-4. 4-4. So, apat episode kagad nitong si ano. Quadrilogy. Wow. Question kay Crow, Direk. Sige, go. Yung tunog ba yung hum or yung sabi nyo yung parang kumakanta, is it parang malapit, malayo, saka yung dalawa na, so next question na ako agad. Yung sabi nyo may parang sapa, nakainom kayo ng water. Ano yung friends nyo yun? O yung friends nyo, I mean, may tubig talaga? Na-feel nila yung water talagang ganun or nakita lang? Galing eh. Nakita nila at uminom sila. Kasi day hike lang sila eh. Naubos na yung supplies nila eh. Wala nang pagkain, wala nang tubig. Tapos gabi na. So, yun yung una talaga nga hanapin mo pag nawawala ka sa bundok para makasurvive ka, tubig. So, nung nakahanap sila ng maliit lang na sapa daw, doon sila nagstay, tapos uminom sila ng tubig dahil pagod at uaw na. Tapos doon na sila natulog. Galing. Then, Crow question, yung hum na narinig mo, parang, yung parang ganon? Parang ganon siya eh. Mm. Parang, basta maganda yung melody niya. Boses ni Ariel. Oo, hindi yung humming na parang sa ilong lang. Yung parang nagagaling siya sa bibig na humming na ano, na sound. Ganon siya. Tapos, nagsimula lang siya na, hindi ko alam kung nagsimula siya ng mahina o nagsimula siya ng malayo. Pero, abang pinapakinggan ko nga siya, na lumalakas, parang katabilang namin siya sa trail. Ang problema, parang, ano eh, bangin na yun eh. So, kung sumusunod yung sound na yun, at katabi ko lang siya, parang nakalutang siya, parang ganyan dating sa akin. Di naman necessarily, parang pag inisip mo, isipin ng iba na parang, yung sirens sa tubig, di ba, na pag pinuntahan mo, may masamang mangyayari. Parang, baka, nagpaparamdam lang in some way, di ba? Hindi naman necessarily mag-ano. Yes, Audley, may question ka. After nung nawala yung nagpapagising nila, hindi sila nag-offer ng parang thank you kinabukasan pagising nila. Not sure. Hindi na rin nila na nabangkit. Pero, tingin ko naman, nagpasalamat sila on the day na ano nagising sila na uy, ba't wala na yung tubig dito? So, naisip nila na, uy, pinulungan tayo. So, ganyan. So, tingin ko naman nagpasalamat sila pero not sure kung may in-offer pa sila. Salamat! Alam mo, next time mangyari yun sa'yo sa magiging, check nyo yung pockets nyo kung may ginger or gold. Next time, check nyo lang. Just, ginger or gold? So, yung myth around kay Maria Makiling, kapag nagustuhan ka niya and hindi ka nang bastos sa bundok niya, magbibigay siya ng ginger sa'yo sa bundok. Pero pagbaba mo, magiging ginto. So, next time, check your pockets. Pero ano eh, medyo, hindi ko lang alam ngayon yung sitwasyon sa pero parang a few years back, kumunti hanggang sa wala nang gustong umakyat kasi parang nagkaroon doon ng issue yung mga barangay doon na parang ang gusto nila sa kanila yung maging entry point ng akyat ng pundo. Yung isa naman, sa amin, gusto namin, sa amin yan, hindi sila magsisimula umakyat kasi ano yun eh, pera yun. Pera yun sa kanila, oo. Oo, pera yun sa kanila. So, anong nangyari, based sa usapan sa mountaineering community is may umakyat doon na solo. Tapos daw, allegedly, pinatay daw siya doon sa taas kasi na parang pinag-aagawan siya. Hindi, dapat dito ko umakyat eh. Bakit dyan ko umakyat? Ganito, ganyan. So dahil doon, wala nang umakyat or sobrang konti na lang ng umakyat doon. Ay, grabe naman ang sama. If ever akyat kayo, yung safest, yung galing Botanical Gardens. Yeah. Sa UP. Pero iba pa rin kasi yung iba pa rin kasi yung view tsaka iba yung scenery dun sa kabilang side eh. So para para masulit mo yung akyat dalawang side yung makita mo, mas okay kung isa-traverse mo siya. Pero syempre iba pa rin safety. Sige Black. Sorry, may question si Black. Sorry, konting out of topic lang ng konti. Sige lang. Crow, brother, tanong ko lang kung
open na ba sa public yung akyat sa Mount? Kasi parang sinara siya, di ba? Ang alam ko, closed pa siya, bro. Sarado pa yun, sir. Ngayon pa rin. Oo. Ang alam ko kasi dyan, issue is, ano, may nasunog na part dun sa trail pa akyat pagkaling ka ng, ano, kinabuhayan, Banda Dolores. Kasi, ang sabi, sa issue dun sa baba, may mga locals na nanguha ng mga, ano, honey. So, kailangan magsisiga or magpapausok sila. So, may nasunog na part dahil daw dun. Daw, allegedly, ganun. So, sinara yung bundok, bawal na umakyat. Pero, ang backstory daw nung iba dun is parang, ano, pinagtatakpan lang yung mga illegal loggers. Ah, okay. Sige. Parang, sa ano rin, parang din, di ba? Binabawal nila yung akyat doon, sabi nila. Para, ano, para mag-heal yung bundok. Pero ganun din yung issue doon. Parang illegal logging pa rin pinagtatakpan nila. Okay, okay. Got it. Thank you. Sure. Gusto ko na rin bumalik. Sobrang ganda talaga doon, bro. Lalo na doon sa may, ano, yung campsite mo sa taas, yung may parang swamp na parang dead. Ano yata siya? Yung dead na crater. Ganun. So, ah, talaga? Meron? Yung lugar na yun. Yeah. May parang dead na crater / swamp dun sa taas. Na ano rin, na may narinig din akong guide na nagkwento na nag-camp sila dun sa lugar na yun. Tapos nagduyan lang siya. Wala kasi siyang tent, so nagduyan lang siya. Tapos habang nakahiga lang dun siya, may tumutusok daw sa ano, sa tagiliran niya nung hammock. Sinusundot daw siya ng parang branch ng tree, gano'n. Mm-hmm. Tapos paglingon niya yung mga duwende daw, tinutusok-tusok siya. So sinabi niya na, huwag namang ganyan, nagpapahinga lang ako eh, maya-maya, kukulitin ko kayo. Ganun lang daw niya, tapos parang tumalikod lang daw, tapos umalis niya yung mga duwende. Mm-hmm. Doon sa crater na area na yun? Doon sa crater na yun. Oh. Alam mo, may kanina pang sumasagot dito sa chat natin, pero narinig ko naman nagsalita eh. Madam Suril, ano ba yung experiences mo? Magkwento ka naman. Oh, sa chat ka maingay eh. Kanina narinig na kita eh. Narinig ko na boses mo eh. Maganda mong boses. Susiya. Nahihiya daw. Oh, susus. Sus Mario Josep. Sira daw Mike, hindi ako niniwala. Narinig ko eh. Nagsalita eh. Madam. Oo nga. Yung Instagram niya, puro mountain. Hindi nga. Suril, kwento ka na. Ano ba yung kwento ko? Hindi, yung experience mo, sige. Kasi doon, isang beses kasi sa ang ginagawa doon, parang namamwesto kami. So, parang minsan sa ilog kami, meron kami mga pinupuntahan from ilog, then caves, ganyan. May isang experience kasi ako, nagpunta kami sa isang cave, Espiritu Santo ang tawag doon. So, parang pito yata kami noon. Tapos, edi pag sa loob, pumasok kayo sa loob ng cave, doon kami yung parang may nagpa-prayer, ganyan, nagdadasal. Eh yung kuya ko, parang kuya-kuya namin, siya yung nag-lead dahil kumanta lang siya. Meron doon parang bato, so parang parang ginawa niyang altar kasi pinaligiran niya yung isang bato ng puro kandila. So, tapos kumanta siya. Yung kanta nun parang sa ano eh, sa church din yata na kanta. So kami, tahimik kami yung mga sa likod. So ganyan, nagdadasal. Pagtingin ko dun sa bato, kung saan nakapaligid yung kandila, parang nakapaikot. Bilang parang paunti-unti, parang may lumalabas na mukha. Parang, sa usok or sa bato mismo? Sa bato mismo. Mm-mm-mm. Parang may nag-sketch. Mm-mm-mm. Pero parang lumalabas yung mukha. Mm-mm-mm. Nagulat ako. Tapos kala ko parang nagmalikmata lang ako. So, tinignan ko ulit. Nandun talaga. Naging mas malinaw. Parang yung mukha niya is parang yung balbasarado. Mm-hmm. Parang ganun. Na lalaki. Mm-hmm. Parang ganun. E di tahimik lang kami lahat. After nun, nung tapos na siyang kumanta, tumingin siya sa amin. Nasa likod kasi kami. Mm-hmm. Tumingin siya sa amin. Nakita nyo, no? Parang gumanon siya. Tahimik kami lahat. Di pala, nakita rin talaga nung iba. Mm-hmm. So first, yun yung isa sa mga parang talagang actual na parang may nakita akong ganun na kakaiba. Pero kasi yung iba naman, parang na-experience, yung parang nararamdaman mo lang, parang ganun.
Tapos may isang time din, may mga kasama kong office mates. Kasi madalas nagsasama rin ako ng mga office mates kasi curious din silang umakyat. Kasi madalas ako umakyat doon. So, may, saan ba kami pumunta nun? Sa Santong Jacob. Okay. Santong Jacob kasi, parang, ano siya eh, pasok ang kuweba. Ang weird kasi nung papasok nun eh, parang mag-i-slide ka. Parang okay. Ganon. Tapos parang may butas. Tapos dun ka shoot. Tapos yun na yung parang may platform dun. Dun sa platform, bababa ka pa, parang may maliit na makipot na parang tunnel or canal. Basta bababa ka ng parang may steel ladder doon. Magbaba mo yung steel ladder, merong water doon. Ang ginagawa doon usually, lulubog ka. Yung lulubog ka, usually parang tatlo yata, tatlong beses kami lulubog. Okay. So, isa-isa kami, bababa. Usually kasi, bali, sorry ah, magulo ko. Okay lang, okay lang, okay lang. Yung usually kasi, pag may kasama ko, so after nung maglubog, pag lumubog ka kasi doon, akala mo, maliit lang yung, parang akala mo, parang masikip lang, tapos sa baba, parang akala mo, hindi siya, maliit parang lang. Pader lang, maliit lang yun. Mm-hmm. Pero pag lumubog ka, feeling mo parang dagat sa ilalim. Okay. Ganun kahit yung ibang feeling nun. Yung first time kong nagawa yun dati, akala ko parang pag lubog kong ganun, parang ang feeling, nakatikit ako nun, pero parang nakikita ko, blue lahat. Tapos parang feeling mo parang nasa sobrang lalim na parang dagat. Kala ko ako lang nakaramdam. May iba rin nakaka-experience ng ganun. So, yun. Tapos yung di umakit na kami, paakyat. So, ang lagi naming sister, nauuna yung inang namin. Yun yung parang, siya yung guide. Siya kasi yung parang nagbubukas, ganyan. Tapos ako lagi nasa huli. Lalo na pag mga kasama ko, mga baguhan. E di ako yung naiwan dun sa may platform. May narinig ako, yung steel ladder, parang gumalaw. Parang yung against the wall. Yes, yes. Parang gumalaw siya. Tapos parang may parang yung sound ng may, parang maliit na sound na parang plok doon sa tubig. Sabi ko, parang sabi ko, hala, sabi ko ganun. Sabi ko, parang nagpaalam ko, lolo, alis na po kami. Sabi ko, pasensya na po sa bala, thank you, ganyan-ganyan. Tapos akyat na kami. Pero di na ako nagkwento sa kanila kasi baka matakot, ganun-ganun. Ayun. Sorry, siningit, kinuwento ni Black, lagusan daw yan sa balon ni Jacob. Ano yung meaning lagusan? Daanan, ganun? Black, ganun ba yan? Ah, sige, sorry, sorry. Portal, ah, okay. Portal. Ay, si Black. Baka nakapunta na yata sa Black. Portal daw yun. Sige lang, go, sorry lang. Portal yun? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, doon sa Santong Jacob, may kwento sila na parang may isang babae yata na nagpunta doon. Parang kasama niya yung family niya. So, nung bumaba siya doon sa ladder, parang sa right side daw niya, may nakita daw siya parang maliwanag. Tapos parang, di ko alam ha, parang naglakad daw siya along doon sa wall. Pumunta siya doon sa liwanag. Paglabas daw niya doon, parang ibang lugar na. Ayun na nga. Pumunta siya doon, tapos parang may mga kainan daw, ganyan, ang dami daw, parang nagpa-party-party yata, ganyan. Pero hindi siya kumain. Tapos, ewan ko kung gaano siya katagal doon. Tapos, paglabas niya, parang kala niya isang araw lang. Paglabas niya, di umahon na siya. Pag-ahon niya sa platform, nandun yung family niya. Yung family niya, nagulat, kasi, isang taon na pala siya nawawala. Oh, fudge. Wow. One year na siya nawawala. Tapos, parang nandun yung family niya, parang nagla-light ng candle, parang in memory sa kanya, kasi nawala siya. Parang ganun. Yun yung kwento nila doon. Yun yung isa sa mga kwento ko. Ah, may isa pa. Ito sa kuya ko, yung kuya-kuya namin doon. May kwento siya dati, yung sa Santa Lucia, yung pababa sa ilog, Santa Lucia yon. Yun yung parang maraming steps na hagdan. Eh, na-share na ni, yung kuko si Vince, so yun, yung hagdan na 200 plus steps pababa. So, nung bumababa sila, yung anak niya, nahulog. Kasi nung time na yun, wala pang harang yung isang side. So, bangin yun. Eh, ang lalim nun. So, natakot silang lahat. Tapos, di nagmadali sila pababa.
pagtingin nila, buti, yung anak niya, nakasabit sa isang puno, nakakapit sa puno. Nakakapit pa yung bata sa puno. Tapos sabi daw, ang kwento ng bata, may isang babae daw na sumalo sa kanya. Tapos inano siya doon sa puno. So parang sinasabi nila, baka raw yung Saint Toon, si Santa Lucia, or ano, yun yung kwento, kwento niya. May mga ganun. Mm-mm. Yun. May nag-message sa akin, nung nasa ka ba daw? Ano yung nakita sa'yo? Tama ba ako? Ala! itong source ko, sabi. Tanong mo, ano nakita sa... Hindi, kasi nung isang time, nasa Santa Lucia kasi kami nung friend ko. Tapos, hindi ang daming tao din nun. Kasi Santa Lucia, mas maraming puntahan nyo. Kasi yun yung may hagdan. Iba pa siya sa San Bernardo. Yung sinow kong picture sa Discord. Mm-mm. Bali, nung naglalakad na kami pabalik, paakyat na sana kami, may nakasalubong kaming dalawang mama. Okay. Bigla na papahinto yung lalaki. Tapos bigla siya nagsabi, Ineng, mangkagamot ka rin ba? Mm-hmm. Tapos sabi ko, kala ko yung friend ko yung kausap. Pero sabi siya, nakaano, sabi niya, sabi ko po, ay hindi po, nagpupunta lang, ganyan, may tinutuluyan lang po, ganyan. Tapos sabi niya, parang napaano siya, parang nagulat. Tapos parang tumingin siya doon sa kasama niya. Tapos sabi niya sa akin, parang, kasi parang may nakikita ako sa'yo, parang may nakapaloob sa'yo, parang ganon. So hindi ko lang pinansin, parang, hindi ko lang siya pinansin. Sabi ko, ano po kayo? Tapos sabi ko, parang may babae daw na nakapaloob sa akin or something. So, kaya akala daw niya, manggagamot ako. Sabi ko, ay, hindi po, namamasyal lang po. Parang ganoon. Kasi wala naman talaga. Parang wala naman ako nakaramdamang special or what. Ang destiny? So, ang destiny pala. Tapos yun po. Tapos parang, may isang time din na sa isang cave kami. So, marami kasi kami eh. Pag namumwesto kami, tawag daw namumwesto. So, may isa yung kasama namin si ate. Yung ate at kasi ano, ate kuya, ganyan. Sabi niya sa akin, uy, parang nagpapahinga kami. Bigla niya akong inanong, parang tinaw niya yung attention ko. Sabi, niya kanina pa kita tinitignan. Sabi ko, bakit eh? Sabi ko, ganun. Tapos sabi niya, parang nagliliwanag ka. Sabi ko, ay, hindi pa kayo liwanag lang galing sa labas yung nakikita mo. Sabi ko ganun. O baka pagod ka, gutom ka na. Sabi, hindi, iba talaga. Parang nagliliwanag daw ako. Sabi ko, ano yun? Parang baka nakaligo lang ako kaya nagliliwanag ako. alam mo paano natin malalaman kung maliwanag ka nga? Pagbukas yung camera, makakakita itong mga nandito. Sige ka. Agad na, sabi ni Audley, si Cullen, si ano ba to? Si Twilight, yung kumikinang-kinang? Cullen, yarn. Uy, feel ko yan. Uy. Gusto niyo ng picture ni Od? Uy, walang ganyanan. Siyempre, kanya-kanyang paglaladlad sa totoong ano. Takot. Experience. Pero malay mo, hindi mo alam, 'di ba? Kasi naalala ko na naman yung kwento ni Sir Zernan sa kwento mo na may talaga lumapit sa kanya dahil hindi matiis, dahil sabi sa kanya yung may liwanag siyang kakaiba. Malay mo. Ang liwanag mong nakatagong liwanag. Next. Liwanag. Direk, yan yung shine niya. The shine, oo. The shining. So, pag brown out, isama nyo na lang ako dahil nag-light ako. Pero maligo ka muna bago ka sumama. Para mas may ano yun, no? May effect. Pero yun nga po, sabi niya. Tapos si EJ, sinasabi niya, kamukha ko daw. Ang? Kamukha mo ang? Sinabi niya. Tapos sabi niya, manhid daw siya. Kamukha mo yung nakabantay, yung parang bantay. Tama ba? Ano yung kambal? Baka ancestral. Kasi minsan ganun eh, yung bantay mo. I mean, again, ayoko, pareho ako kay JP na ngayon. Excuse me. Ano ba, burp ako? Pareho na ako kay JP ngayon. Yung palaka mo. Yung palaka. Yung palaka ko. Lumalabas si inner palaka ko.
ano to, sabi ni JP, ayaw niya nang tawagin na bantay. Kasi parang, hindi naman sila there to look after you. They are guides. They are free, di ba? Parang spirit guide. Baka yung spirit guide mo. Minsan ang spirit guide, ancestral. Tama JP, di ba? Minsan ancestral talaga yung mga guide ng tao. Kaya huwag ka matakot. Kagaya ng na-advise ko recently na, ba't ka ba natatakot? Pinapakita na nga sa'yo yung kailangan mo malaman. Ay, Jack, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon, Jack. Ay, hindi. Kasi ako, tinanggap ko na kasi sa akin. Okay. Pero thanks, ang dami rin kasi tips ni JP sa akin. Jack, nagiging Pokemon master ka. Hoy, bedwende. Ano ba? Prepare surreal ano to. Kung ano yung nakita sa'yo sa banahaw, yun ka daw. Huwag kang matakot sa may kung ano meron ka. He told you. At hindi ako yung nagsasabi nito ha. May nagbubulong sa kanya. May nagbubulong ngayon. Ano kung meron ako? Ano ba yung sinabi sa'yo sa banahaw? Yun na yun. Okay. Tanggapin mo lang. Okay. Napaisip ako. Saka ano to, advice ko lang ha, don't think na because yun yung meron ka, kailangan mo sundan yung yapak ng ninuno mo. Correct. Adjust ka sa times. Adjust ka sa times. Thank you to all the contributors to this episode. Mark, Gray, Crow X, Kasu, EJ, JP, Jack, Audley, Ate Surreal, AR, and all the other Latak listeners who joined in. Marami dun na quiet lang. I hope you take to heart what was said here. Take the necessary precautions before going up. And basically, it boils down to respecting nature. All things seen and unseen. If you have mountain stories you'd like to share, do let us know. You can email us at paranormalsph@gmail.com. Or we can schedule a call if you want. Who knows? Baka compile tayo enough for part 2. There's a lot of different stories here to digest. If you want to decompress and pagpag with us, with your fellow paranormal peeps, you can hop on to our Discord server. The link in the show notes. Pwede tayong magpagpag dun sa episode reactions chat room. I'm not sure if napansin nyo, pero yung third part ng stories is from a big Zoom call with different people from the Discord server. So thank you sa lahat ng dumalo dun sa call na yun. Kaya naisip ko tuloy yung next compilation plan is to have different scary school stories. Maybe we can map out haunted areas around the schools to be a sort of a field guide for students, di ba? Meron ka bang masishare? Share lang! Email or message me on Facebook. Narealize ko rin baka marami sa inyo nakikinig. Ito yung first episode na maririnig nyo from our podcast. So ang pinaka-suggestion ko sa newbies is mag-start kayo from the first ep. Yes, most of our episodes are standalone, pero marami kasi minsang inside jokes or mga hirit na medyo out of context if hindi nyo nasimulan from the beginning. Aside from that, maraming mapupulot na lessons sa mga earlier episodes, like kung paano ba mag-shielding sa masasamang bagay, paano gumamit ng mga black tourmaline and salt, and papaano ang tamang disposition if meron ka ma-encounter na masamang entity or elemento. Tapos kung snatcher yan na may panaksak, gamitan mo ng sayonachi. Sayonachi nelas ko. Asensya na. Pero ayun, yung first time mo kaming ma-discover, baka gusto mo simulan sa first ep. Sa first ep pa lang na yun, minulto na kami kaagad sa kwarto kung saan kami nagre-record. Hindi joke yun. So if you haven't yet, please subscribe to the podcast in whatever platform you're listening on para ma-inform kayo if may bago kaming episodes. As long as kaya, every Tuesday, 7 p.m. meron kami sa Spotify and every Thursday, 3 p.m. meron sa YouTube. Nakakatulong rin yung pag-subscribe nyo para mas maraming taong ma-reach yung podcast. Hopefully, makatulong rin sa kanila sa pag-intindi sa mga bagay-bagay na paranormal, di ba? Super thank you to our paranormal Patreons, Sunny, Pat, Jay, and Don. Many thanks to your continued support. If naintriga ka, ano ba yung Patreon na yan? Share ko yung link sa show notes in case you want to support us that way. There are different tiers of support. You can choose whatever you feel comfortable with. If you want to support the podcast in another way, you can try to share your favorite podcast with a like-minded friend.
who might be interested in all the paranormal topics we talk about. Baka may na-experience silang bagay na hindi nila ma-explain, and hindi rin naman namin ma-explain lahat, pero may mga kwento dyan na mas naliliwanagan ka. And pag mas naliliwanagan ka, mas hindi ka natatakot. And yun naman yung point. If nadadaan ka sa fear, mas susceptible, diba? So maririnig nyo naman yung point na yan sa earlier episodes. Short story, I recently discovered as of recording this that one of my friends is on a spiritual journey as well. So mag-schedule kami ng call to talk about it. Very interesting yung stories niya, and nasa ibang bansa pa siya rediscovering it. So kung nakikinig si friend, hello friend! Kung nakikinig ka, hello dyan. Kailan tayo mag-schedule? The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Sorry. Again, paulit-ulit kong sasabihin, if you have the time, please leave us a review or give us a rating. 5-star rating, 4-star rating, 3-star rating, kung saan ka masaya. I'm not exaggerating that every like, share, and subscribe. It goes a very long way to help the podcast grow and reach more people. Again, thank you for listening, everyone, and please stay safe. Marami talagang misteryo ang mga bundok, you know? Parang gayong sabi ko sa intro, every time na may biyahe ako sa mga bulubundukin na area sa habang gabi or padapit hapon, napapaisip talaga ako kung ano yung mga nakatira sa areas na yun. Ano yung mga paligoy-ligoy doon. Siyempre, hindi ko nakikita, manhid ako eh. Pero kahit hindi pa ako talaga personally nakaklimb ng hanggang summit, may sobrang fascination lang talaga ako sa mga bundok. I guess, if may area na pag-groundingan ko, I guess sa bundok yung pipiliin ko, sa mga forested area. Kasi parang at peace talaga ako sa mga areas na mapuno, na tahimik, especially pag matatangkad yung puno, tapos wala masyadong civilization sa paligid. Gusto ko rin actually mag-compile para sa Biringan. Pero ayun, konti lang talaga nagkakwento about Biringan eh. Which makes you think, diba, si Brad Pitt kaya nanggaling sa Biringan? First rule of Biringan, you do not talk about Biringan. Corny ba? Sensya na. Ganun talaga jokes pag tumatanda. Pa-corny ng pa-corny. So, meron na ako isa pa lang actually na nakuhang kwento about Biringan. Well, dalawa. Pero yun, medyo kulang pa eh. Medyo hilaw pa. So, kailangan pa mag-compile ng iba't ibang stories. Baka pag naka 4 or 5 stories na, gaya nito, nitong mountain episode, pwede na for 1 episode yun. Si JJ actually, may narrated story rin yung lolo niya. Pero yun, feeling ko kulang pa. Baka some more, kailangan pa namin ng stories. Kasi baka mga 20 minutes lang yung tapos na. So if meron ka dyang nakatagong Biringan stories, message mo lang ako. Paalam mo muna sa mga taga-Biringan. Baka naman bisitahin nila ako dito. Napaisip rin ako recently while listening to The Paid Ones. The Paid Ones! Narinig ko doon na for sensitives, medyo nagiging interactive pa lang podcast para sa kanila. Kasi minsan habang pinapakinggan nila, natatransport sila doon sa mga kwento or may intuition na nakikick in na may insight sila doon sa nakukuha sa mga stories na hindi naman na-mention sa episode, di ba? May ibang nag-email na sa akin na ganun eh. Like, may na-feel or may nakita ba kayo nakakaiba while listening to our particular episode? Baka may insight kayo nakuha na makakasagot dun sa mga questions ng ilang guests. Curious lang ako. Let me know kung meron man. Baka gusto niyo ikwento sa Discord. And we can dissect and analyze it to death. Kwento ko rin lang. Meron nag-message recently sa FB na may experiences na parang awakening na hindi niya masyado ma-explain pa. And ang una kong suggestion is mag-Discord siya. Kasi very supportive kayo dyan.
Pag ganun kasi na hindi ko rin ma-validate yung ibang experience niya, since one, manhid niya ako, and hindi ko ma-answer with certainty kung ano yung na-experience niya, diba? The best I can do is to speculate and to send links on protection and past episodes na may tips on understanding your gift. Pero yun na yung pinakakaya ng powers ko sa ganyan. So I hope you, if you're listening to this, I hope you understand kung ba't ang kulit-kulit ko sa na mag-join ka sa Discord. Kasi yun nga, mas maraming parang hive-minded, di ba? Mas maraming may input, mas maraming experiences. Baka may isa doon na mas makakasagot kaysa ako lang. So I hope hindi ka masyado makulitan. Which makes me think, kailangan ko ba gumawa ng episode na parang all-in-one recap? Parang things we've learned so far, parang ganun. Parang condensed into one episode lahat ng natutunan natin so far. Anyway, future plans, let's see. Okay, short and sweet muna ang LL. Hello to all the LLs and LLs to be. Loyal listeners, latak listeners. Na-realize ko lang medyo konti lang pala kayo nakadiscover sa LL. So, hello sa inyong lahat. And thank you for listening. Ingat kayo dyan.